What's your name? Tanong niya dito habang tinititigan itong habang kumakain. Kalina pa sila magkasama pero ngayon lang nito naitanong ang pangalan. My name is Cameron. Tipid na sagot nito. Habang sarap na kumakain. Napapangiti siya habang pinagmamasantong kumakain. Gabi na pero wala pa rin ang kanyang mom. Ilang tawag nang ginawa niya rito pero hindi ito sumasagot. Hanggang sa nakatulog ito sa kanyang bisig. Binuhat niya ito para dalhin sa kanyang silid. Sa sobrang pagkatulog nito, hindi man lang dito naramdaman ang pagbuhat niya at paglapag niya dito sa kama. While it slept, he could not help but stare at it. Naalimpungatan siya na makarinig ng iyak. Napalingon siya sa kanyang tabi. Si Cameron umiiyak. Hinaplos niya ang buhok nito at nilapit sa kanyang bisig. Hush! It's 1 o'clock in the morning. I cannot deliver you at this time. Just go to sleep. I'm here. Tomorrow you will see your mom. He whispered. Hinintay niyang makatulog tumuli bago siya pumikit muli para matulog. Nakatulog siyang yakap-yakap ito. Elisa's POV. Ma'am Elisa, pwede po bang tanggalin niyo na po yung nakabalot sa inyong katawan? Sigaw ng photographer. Nasa beach kami. Maaga pa ako umalis sa bahay para lang dito. Kahit pag-alis ko, hindi ko nasilayan si Cameron. Hindi kasi ito inuwi ni Mama. Mabuti na lamang at wala si Carlos. Malaya ako makakagalaw. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Kung bakit wala siya dito ngayon. Wala akong pakialam. Para mas lalo mabibighan at maraming bumili ng whitening product, dito kami sa beach nag-photoshoot. At ginawa pa talaga nila akong example. Kagustuhan doon ni Ryan pero sinang-ayunan ko rin naman. Good, Miss Flores! Sigaw ulit ng photographer sabay thumbs up pa sa akin. Inais ko talaga ang pag-post para matapos ito. Namimiss ko na si Cameron. Gusto ko nang umuwi pero marami pa kaming gagawing photoshoot. Titiisin ko na lang muna to. Para rin naman to sa business namin eh. Very good, Miss Flores. You did it very well. Sigaw nitong Becky na photographer. Mula sa likuran may pumalakpak. Paglingon ko'y nasilayan ko si Carlos. He is now wearing top shirt. Topless ang loko. Feel na feel ang summer. Kala ko pa naman di siya makakapunta. Bakit nandito siya? Isa-isang yumuko ang mga staff. Ang iba namang Becky nagbubulungan at alam kong nakatingin din sila sa abs nito. Bumaba ang panin ko sa six-pack abs nitong loko. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang abs. Still, matigas pa rin. I mean, wala akong ibig sabihin. Baka matunaw ko kapag nasobra ng titig mo. Nang makalapit ito sa akin, loko. Tumikim ako. Hindi ko ito sinagot. Umalis ako sa tabi niya. Loko nito. Lalapit na. Kala mo close kami? Ay ma'am, sir, mas bagay na bagay kayong dalawa. Pwede bang kuhanan namin kayo kahit isang beses lang? Sigaw naman ng Becky. Hindi ko gustong ideya na yun. Nagkatinginan kaming dalawa. Tinaasan ko ito ng kilay. Nakangiti kasi ang loko. Mukhang gusto niya ang sinabi ng bakla. Mukhang puyat ang loko. Anong ginawa nito magdamag? No, kung gusto niyo siya na lang kuhanan ninyo. Sigaw na sagot ko rin sa bakla. Akma nga alis na ako sa kanyang tabi dahil masyado nang mainit ang lugar. Sinabayan pa ng lalaking to. Nagulat pa ako sa ginawa niyang paghapit sa bewang ko. Just once, why can't you do it? Bulong niya at pagkatapos niya ako mailapit sa kanyang katawan. Halos maduling ako dahil nasarapan ko lang siya. Ang kanyang six-pack abs. Siete, wow, that's nice! Sigaw ng Becky. Kinukuha na pala kami nito ng pictures. Nanlaki yung mga mata ko sa kasunod niyang ginawa. Pinisil niya ang tagililan ko. Hinawakan pa niya ang tali ng two-piece ko. May balak ba itong tanggalin sa harap ng mga staff niya? Agad kong pinigilan ng kamay niyang may balak na tanggalin ang tali ng two-piece ko. Nice view! Bulong niya. Habang nakatingin sa dibdib ko, sinamaan ko ito ng tingin. Tinarayan ko para mawala sa isip niyang hindi na kami. Wala nang kami pero kung makahawak at makapisil sa bewang ko parang may kami. Nasa tali pa rin ang two-piece ko ang kamay niya. Ano ba? Bitawan mo nga. Naiinis pang bulong ko sa kanya. Inaayos ko lang, Miss Flores. Nakita mo lang ako parang gusto mo nang kumawala. Ganting bulong pa niya. Bumaba ang paningin ko sa kamay niyang inaayos ang tali. Sinamaan ko naman ito ng tingin. Pervert. Mas lalo ka lang gumaganda kapag nasusungit ka. Do that every day when I am in front of you. It doesn't matter to me. Muli ay sabi niyang nang-aasar pa. Hinayaan ko siyang gawin yun. Nang matapos ang walang kwentang shoot naming dalawa, nakahanap kagad ako ng time para makawala sa kanya. Ang loko, patawa-tawa pa sa mga bakla.
Nagmandali ako maglakad para makapasok agad sa room ko kung saan ako magpapahinga. Napansin ko kasi ang pagsunod sa akin ni Carlos. Ano bang problema nito at nakasunod sa akin? Nang marating ko ang pinto, agad kong pinuksan yun at pumasok. Isasarado ko ng pinto nang bigla naman siyang humarang sa pintuan. Niharang niya ang kanyang kamay kaya hindi ko naman hahayaang maipit na lamang ang kamay niya ng tuluyan. Binuksan ko ito. Ngumiti naman ito sa akin. Anong kailangan mo? Sinungitan ko to. Let's talk, sagot niya. Ilang segundo pa ako na nahimik bago nagsalitang muli. Ano bang pag-uusapan namin? Nagkausap na tayo, Carlos. Ano pa bang pag-uusapan natin? Inis pang tanong ko sa kanya. Napansin ko na malikot ang kanyang mga mata. Minsan napapansin ko napapatingin siya sa aking dibdib. Maybe I can come in first before I answer your question? Hirit niya. Tumaas ang kilay ko. Bakit pa niya gustong pumasok? Hindi ba pwedeng dito mo nasabihin sa akin kung anong pinuputok niyang pantog mo? Inis kong sabi sa kanya at bahagya siyang natawa. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Umiinit ang ulo ko sa kanya, pero siya patawa-tawa lang. Akala niya ayos lang ang lahat. Yes, hindi lang pantog, Elisa, but you enslave my whole body. Gumuhit ang isa sa kanyang labi. Bahagyang uminit ang aking pisngi. May kakaiba ako naiisip sa sinabi niya. Napalunok ako. Ayaw ko siyang makausap ng ganito. Mabilis akong bumigay. Tumayo ako ng matuwid. Ipapakita ko sa kanyang hindi ako naapektuhan sa mga kalokohan niya. Kung wala kang maayos na sasabihin, pwede ba bang ipagpalipas mo muna dahil pagod ako? Gusto ko magpahinga. Please lang, Carlos. Tila pagod na pagkakasabi ko. Nagkunwari akong laglag ang aking mga balikat. Nagkunwari akong wala akong galang makipag-usap sa kanya. Dahil sa walang lakas kong katawan, sinamantala niya iyon. Bigla na lang niyang itinulak ang pintuan at walang salitang pumasok sa room ko. Napanganga ako habang pinagmamasal ang likod niya at tuloy na pumasok. Kumunot kagad ang noo ko nang umupo siya sa kama. I will rest you. If you don't want to talk to me, I will just stay here with you. He said while lying on the bed. Napatampal ako sa aking noo. Umupo siyang muli sa kama. Lumapo ang tingin niya sa dibdib ko pababa. Halos lahat ng parte ng katawan ko ay na-memorize niya. Pinasadahan niya ulit ang kabuuan ko. Kung kaya kang agawin ni Ryan sa akin, kain kitang bawiin sa kanya. Mark my words, Elisa. Napaawang ang labi ko. Ano bang sinasabi nito? Ako? Inagaw ni Ryan? Kailan pa? Ewan ko sa'yo. Sa inis ko sa kanya ay dumiretso ako sa banyo para magbihis. Baka maglumay pa to sa katawan ko. Ako pansisihin kung bakit nauulol na naman siya. Mahirap na. Paglabas ko ng banyo, nakahinga ako ng maluwag dahil wala na siya sa kama. Malamang lumabas na siguro. Pinatuyo ko muna ang aking buhok at maya-maya lang lalabas ako para kumain. Medyo nagugutom na rin ako. Nakaharap ako sa malaking salamin habang pinagmamasdan ang aking sarili. Pinupunasan ko rin ang aking buhok habang tanging roba lamang ang suot ko. Sa ilalim may pang itaas at mga ibaba lang. Natigilan ako na makita ko si Carlos sa salamin. Kakapasok lamang nito. May dalang tray. Otomatiko ako napaharap sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba, Carlos? Lumabas ka na. Sino ka para pumasok na lang dito ng basta-basta sa room ko? Inis pang bulyaw ko sa kanya. Kahit ako nabigla sa paglakas ng boses ko, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. I am here to bring you food, sagot niya. Akala ko mag-iibang timpla ng kanyang mukha dahil sa pagsigaw ko. May mga paa ako. Lalabas ako para kumain kapag nagugutom ako. Kaya kong lumabas. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Inis na inis kong sabi sa kanya. Hanggang ngayon kasi naaalala ko pa rin ang ginawa niya sa akin noon. Kahit mahal ko siya, hindi na ako magpapakatanga sa kanya. Padabog akong umalis sa harap ng salamin. Nakatayo lang siya kaya bala kong lumabas na lamang at daanan siya. Nakahinga ako ng maluwag nang madaanan ko na siya ng paningin. Pero laking gulat ko naman ang kamay lumapit sa bebeng ko. Mula sa pagkakatalikod, napaharap ako sa kanya. Do you think I like doing this, Elisa? I really don't know why I'm like this to you. I'm crazy. Even in my dream, I see you, and even in my dream, I worship your body. Balik niyang sigaw sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang sa aking talampakan. Napanunok ako. Ano? Ang tanging lumabas sa bibig ko. Kahit ako nabigla rin sa sinabi niya. Nalaki ang mga mata ko sa sunod niyang ginawa.
Buba ang mga kamay niya sa aking balakang. Napalunok agad ako dahil parang kuryenteng dumaloy sa katawan ko sa mga oras na itong mga haplos niya. Ngayon ko na lang ulit naramdaman ang haplos ni Carlos at inaamin kong namimiss ko iyon. Kailan ba ako makakatanggi sa haplos ng lalaking to? Tinitigan niya ako kasabay ang pagkagat niya ng labi. Inilan niya lang ako bigla at nilapit sa kanyang sarili. Otomatikong lumapat ang kamay ko sa kanyang dibdib para itulak ito. Pero walang nagawa ang pagtutulak ko sa kanya. Itinulak niya ako sa pader at napasandal kaagad ako. Bumaba ang labi niya. Napakapit ako. Lumapat kaagad ang kanyang labi sa labi ko. Ang malambot niyang labi ay namiss ko ng sobra. Sa isang iglap, inangkin niyang labi ko ng walang kahirap-hirap. It was so soft and so sweet that it was as if I did not want to push. I miss it that much. Bulong niya nang pakawalan niya ang aking labi. Muli, siniil niya ng hagkan. Namalayan ko na lang ang mga kamay niya sa loob ng aking roba. Pilit na rin niya itong tinatanggal sa pagkakatali nito. Naghahabulan ang kaba sa aking dibdib at aking hininga sa mga oras na ito. Ilang minuto lang ay tumambad sa kanyang harapan ang aking makinis na braso. Unti-unting nahulog ang roba sa sahig. Napansin ko ang kanyang paglunok at ang paggalaw ng kanyang Adams habang pinagmamasdan ng katawan ko. Nagtagal ang kanyang paningin sa aking hinaharap. Ilang segundo niya rin tinitigan ang aking katawan nang tanging suot na lamang ay panloob. Kumunot ang kanyang noo. Dumapong kanyang paningin sa ibaba ng aking tiyan. Akala ko kung anong tinitingnan niya. Buwaba ang paningin ko sa aking tiyan. Nakita ko ang stretch mark ko at ang patunay ng tahi dahil sa pagkakasasayan ko ng pinanganak ko si Cameron. Hindi normal ang panganak ko kay Cameron na mutikan ko pang ikapahamak. Dahil sa laki ni Cameron, hindi ko siya nakayang ilabas. Kaya napagdesisyon na nilang isasayan na lamang ako. Tinuro pa niya iyon. Dumapo ang kanyang daliri sa aking tiyan. What's this? Why do you have this? You didn't have this before. You normally gave birth to Chris then, didn't you? Pagtataka niya. Napanunok ako. Ano ang sasabihin ko? Dahil wala akong mahanap na palusot, tinampal ko ang kanyang kamay at agad pinulot ang roba sa sahig. Wala siya nagawa. Hindi niya ako napigilan. Agad kong isinuot iyon. Pagkatapos ay tinalikuran ko na kaagad ito. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko na siya pinansin. Inayos ko na ang mga gamit ko na makabalik na sa room ko. Mabuti na lamang at wala na si Carlos na makabalik ako. Naisipan kong umuwi na lamang dahil ayoko makasama si Carlos sa lugar na ito. Feeling ko napakasakit ng ginagalawan ko kapag alam kong nandito rin siya sa beach na ito. Naimpake ko na ang lahat. Madali ko lang na ang pag-iimpake. Palabas na ako ng mabungalan ko si Carlos sa labas ng pinto. Nagkatinginan kaming dalawa. Bumaba ang tingin niya sa dala kong maleta. Para akong bumiyahin na napakalayo dahil sa dala kong maleta. Mga laman lang nito ay ang mga sinusuot ko na mag-photoshoot. Gumuhit sa kanyang mukha ang pagtataka. Umawang ang labi kasunod ang pagtatanong niya. Uuwi ka na? Gumuhit sa kanyang mukha ang pagtataka. Hindi ko siya pinansin. Hinila kong aking maleta para daanan na lang siya pero tila ayaw kong padaanin. Hinarang niya ang sarili sa daraanan ko. Anong ginagawa mo, Carlos? Naiiritang tanong ko sa kanya. Answer my damn question, Elisa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Where did you get the scar below your stomach? He asked curiously. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan yun? Ano ba't big deal sa kanya yun? Yun naman, hindi pa rin niya kinakalimutan yun. Bakit ko sasagutin ang tanong mo, Carlos? May nakasad bang kasulatan na bawat tanong mo dapat kong sagutin? Matapang kong sagot sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Wala'y sinubukan kong duman sa kanya. Sa wakas, nakadaan naman ako dahil sa ginawa niyang pagtabi sa daraanan ko. Pero ramdam ko ang pagsunod niya sa akin. Bililisan ko ang paglalakad. Pero kahit anong bilis ko ay nasusundan pa rin niya ako. Nabigla pa ako nang may humawak sa kamay ko. Sa kotse ka na sumakay. Pauwi na rin ako. Seryoso niyang sabi kasabay ang pagkuha niya ng maleta sa kamay ko. Habang hawak na rin ang isa ko pang kamay. Hilahila niya ako palapit sa kanyang sasakyan. Hindi ako nakaimik. Wala ako nagawa dahil sa lakas niya. Nagtagumpay siyang ipasok ako sa kanyang kotse. Napakross ang mga braso ko sa aking dibdib. Tinarayan ko rin ito. Mag-seatbelt ka, utos niya. Hindi na ako katulad ng dati na takot sa'yo, sa isip ko. Ayoko nga. Tinarayan kong muli ito. Sinabi ko na sa'yo, mas lalo kang gumaganda kapag nagtatari ka. Kaya mo ba ginagawa yan dahil nagpapakit ka?
You don't have to do that. Kahit di ka magtaray, cute ka pa rin naman. Loko niya sabay kindad sa akin. Mas lalo pa ako nainis. Pinaandar na niya ang kanyang sasakyan. Inirapan ko lamang ito. Hindi rin ako umimik habang nasa biyahe kami. Nagtanong pa siya kung saan niya ako ibababa. Hindi ko sinabi sa kanya kung saan ako nakatira. Baka makita niya pa si Cameron. Baka nasa bahay na si Cameron at makita pa niya. Nagpababa ako sa gate ng subdivision. Iyahatid na kita sa loob. Gusto ko makita si Chris. Hirit niya. Agad naman akong tumanggi. Wala si Chris. Nasa Canada. Nag-aaral na siya doon. Sagot ko. Iniwan mo si Chris doon? Narinig naman niya na uulitin pa. Tumango na lang ako. Send Chris home. I want to see him and who was with him there. Para nagagalit pang tanong niya sa akin. Bakit ba ang dami ng tanong nito? Bakit ba ang dami mong tanong? Kailan ka pa ba nagkaroon ng pag-alala sa anak mo? Naiinis ko rin namang tanong sa kanya. Ano bang akala niya sa akin? Pinababayaan ko si Chris? Next week nandito na rin yun. Inaayos lang ni Ryan ang mga dapat na seksuhin para sa pag-transfer dito ni Chris. Sa susunod kasama na ni Ryan. Iniwan mo siya kay Ryan? That man! Sabi pa niya. Akbang tatalikuran ko na siya. Wala akong panahon para makipag-usap. Yung scar mo ba sa tiyan? Is that because of your son with Ryan? He asked seriously. Magkakaroon na lang information mali-mali pa. Wala ka lang pakialam dun. Mataray kong sabi sa kanya at tuloy ang binuksan ng kanyang kotse para lumabas na. Pero agad din naman niyang hinawakan ng dulo ng kamay ko kasunod ng pagsarado niya sa kanyang kotse. Niharap niya kagad ako sa kanya. Lumakas ang kaba sa aking dibdib. Sa mga oras na kaharap ko siya, bumilis din ang paghinga ko dahil sa tingin niya para akong kakainin. Baka magalit na naman to. Kumuyom ang kamao nito. Bubaan pa din ko sa kamao niya at the same time, napapikit din to. Kinakabahan ako sa susunod na niyang gagawin. Baka bigla na lang niya ako suntukin dahil nagalit ko siya. Nagmulat siya ng mata. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng ibang emosyon. Ako na magpapasundo kay Chris. Malamig niyang sabi. Ayokong bigyan ng pagkakataon si Ryan sa anak ko. Baka ginagamit niya si Chris para mapalapit sa iyo. He is taking advantage. Sabi pa niya. Kumunot ang noo ko. Kailan ba naging mahalaga sa iyo si Chris? Bakit ganyan ka na lang kung mag-alala sa kanya? Ang pagkakaalam ko, umalis kami sa bahay mo na hindi mo man lang pinipigilan. Take note, gabi yon. Mariing sabi ko pa sa kanya. Napailing siya sa sinabi ko. I was wrong. Sinunan kita ng gabing yun. Pero nakita kitang pumasok sa kotse ni Ryan. Tila nahihirapang sabi pa niya. Dahil si Ryan ang nagdikta sa amin. Kung wala si Ryan, wala na rin siguro kami ngayon sa mundo. Hindi ko na sinabi pa iyon sa kanya. Nanatili na lamang yun sa isip ko. Tuluyan ko nang binuksan ang kanyang kotse. Tinawag niya ako pero hindi ko na siya nilingon pa. Hila-hila kong aking maleta papasok ng subdivision. Mabuti naman at di na matigas ang ulo niya. Di naman na niya ako sinundan. Pagdating sa loob ng bahay, nakita ko si Cameron naglalaro kasamang yaya nito. Mommy! Sigaw nito at tumakbong lumapit sa akin. Agad na yumakap na makaupo ako para mapantayan ko siya. Hinaggan ko siya sa buhok. How is my baby? Did you enjoy your grandmother's house? Tanong ko. I am not at grandma's house. Grandma gave me to a stranger. Sagot niya sa akin. Bigla ko napaisip. Stranger? Who's stranger? Pagtataka ko. The one I'm saying that looks like me at the airport? Describe niya. Bumilog ang labi ko. Si lolo mo ba? Lolo Wilson? Tanong ko. No, the stranger isn't old yet. Sabi pa niya. Sino kaya ang tinutukoy niya? Hindi kaya si Carlos? Napatakip ako ng bibig. Imposible na si Carlos ang ibig niyang sabihin. I slept at the stranger's house. Then he put me to sleep on his bed. I even hugged him asleep. He is so kind. He gives me everything I want. Kuwento pa nito sa akin na makapasok kami sa silid ko. Nakaupo ako sa kama. Have you been kind to him? Tanong ko na mailapit ko siya sa aking tabi. I don't think so. Should I be nice to him? Innocenting tanong nito. Cameron, to anyone, you must be kind, not just to me. Paliwanag ko dito. Meron kasing ilang layan na na-hard ko para bantayan siya dahil karamihan sa mga ito umaalis dahil di raw niya kayang ugaling ni Cameron. Mabuti na lamang at ang last na hinar ko nagtagal na ngayon sa kanya. Muli, niyakap ko ito sa hindi pagsagot sa sinabi ko sa kanya.
Alam ko na hindi pa masyado naiintindihan ni Cameron ang lahat, pero alam ko na sa isip niya na mga sinasabi ko sa kanya. Naisip ko tuloy na tawagan si Mama. Itatanong ko sa kanya kung sinong stranger ang sinasabi ni Cameron. Tumawa sa kabilang linya si Mama. Tumatawa pa rin to. Iniwan ko si Cameron sa dad niya. Sabi niya nang matapos ang pagtawa nito. Inaasahan ko na ang sagot ni Mama. Halata sa description ni Cameron na si Carlos ang sinasabi niyang stranger. Hindi po ba nagtaka si Carlos? Tanong ko. Sandali siyang napatahimik sa kabilang linya. Nagsalita din naman pagkatapos sa ilang segundo. Medyo nagdududa siya sa akin, pero wala siyang alam na anak niya palang kasama niya buong magdamag. Poor son! Sabi pa ni Mama. Bigla ako natawa nang marinig ko yun sa kanya. Parang pinagkakaisahan pa namin si Carlos. I will not tolerate my son. Dapat niyang pahirapan makuha kayong muli. This will be his punishment and lesson kung hanggang sa siya dadalhin ang pride niya. Sambit pa nito sa kabilang linya. Gusto ko pa sanang ikwento kay Mama nangyari kanina, pero mas pinili ko na lang manahimik. Hindi rin nagtagal ang usapan namin ni Mama at kaagad na ako nagpaalam sa kanya dahil sa pagod ko kanina sa photoshoot namin. Mabilis din ako nakatulog. Hindi ko na nagawa makipag-usap kay Cameron. Ibinilin ko na lang siya kay Yaya na siya na munang bahala kay Cameron. Sa kabilang banda, "Hi ma'am!" Isa-isang bati sa akin ng mga empleyado nang pumasok ako sa opisina. As a new shareholder of the company, kailangan ko rin pumasok araw-araw. Maayos ng table ko, mga gamit sa ibabaw ng table. Nakalagay na rin ang nameplates ko sa office table. Pinagbastan ko ang buong paligid na magiging office ko. Mukhang pinaghanda nilang unang araw ng pagpasok ko. Maayos ang pagkakalagay ng mga gamit. Tila walang makikita ang hindi maayos. Automatic akong napalingon sa pintuan nung may marinig ako na ingay. Mula sa pinto, pumasok si Carlos kasamang ibang mga empleyado. Nakangiti nila akong sinulubong habang may dalang cake si Carlos. May nakasulat pa rito, "Welcome." Ano to? Nanatili ako napanganga. Hindi ko lang akalaing sasalubungin nila ako ng ganito. Lumapit pa sa akin si Carlos, hawak ang cake na daladala. "Hindi ko naman birthday." Natatawang sabi ko. Lumapit pa sa akin si Carlos. "Welcome here. Blow your cake." Carlos' arms wide open. "Welcome again, Ma'am Elisa." Bati pa sa akin ang sekretary ni Carlos. Siya pa rin pala ang sekretary ni Carlos. Lahat sa rinagtilian ang lumapit pa sa akin si Carlos. Hindi ko inaasahang hahagdan niya ako bigla sa aking cheeks. "Si Sir Carlos po ang plano nito, Miss Elisa." Parang kinikilig pang sabi ng empleyado. Napatingin ako kay Carlos. Nakangisi naman ito sabay kindat pa ang loko. Napanguso siya sa hawak niyang cake. Iniutos niyang i-blow ko ng candle ng cake na hawak niya. Sinunod ko rin naman ang gusto niya. "Hindi ko birthday para magpakika at ipa-blow ko pa itong candle na to." Bulong ko sa kanya. "It's a sign na pwede na tayong magsimula ulit. Pwede na kitang ligawan, so I put a candle on the cake for a fresh start for the two of us." Gante na bulong niya rin sa akin. Natigilan na naman ang mga babaeng nasa harapan namin. Inirapan ko ito. Hindi ko naman to pinansin. Mumiti ako sa mga nasa harapan ko but not to Carlos. "Thank you guys. I hope we get along well here. And this is the new beginning of mine. Thank you for welcoming me. I appreciate it." Pasasalamat ko sa kanila. Pagkatapos ko magpasalamat sa kanila, isa-isa na rin sila nagpaalam ang muling na sa kanilang pwesto. Naiwan si Carlos. Naglakad ako at pumuo sa aking office table. Nanatili pa rin siya nakatayo sa kanyang pwesto kanina. Ayaw pa atang lumabas. "May kailangan ka pa ba, Carl?" Tanong ko sa kanya na makaupo. "Nothing." Umiling-aling naman ito. Tinitigan niya lang ako. May dumiba ako sa mukha? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? "Tapos na ang palabas, Carl. Pwede ka na rin lumabas." Pagtatabuyan ko sa kanya. Sa halip lumabas, mas lalo pa itong lumapit sa akin. "I am not used to being the one you order. I'm used to being the one ordering you." Sabi pa nito na makalapit sa akin. Nilipat pa dito ang kanyang mukha sa akin. Halos mabingi ako sa narinig kong tambol sa aking dibdib. "Anyways, now is not the right time to flirt with you. I'm leaving. Pero asahan mo hindi ako titigil sa pagsuyo sa'yo. I will do everything to make you come back to me." Hindi pa ako nakakapagsalita ay umalis na siya sa harapan ko. Nanatiling nakawang ang labi ko. Itinulong ko na lang ang sarili ko sa aking dapat na gagawin. Napasulap ako sa harapan ng aking table na magring ang aking phone. Kinuha ko kaagad iyon para sagutin. "Caterers." Nagharap kasi ako ng caterers this coming Cameron's 4th birthday.
Di lang din malayo na mag-4 years old na si Cameron. Ma'am, good morning. I call just to let you know we are available that day, ma'am. If you want, we will take care of the design for your child's birthday. We will take care of everything. Please answer for sure. Bungad dito kaagad sa akin. Next week pa naman ang birthday ni Cameron, pero pinaghanda na namin ang lahat. Kayo na ang kukunin kong caterers at di na ako maghahanap pa ng iba. Sagot ko dito. Narinig ko ang pagtawa nito sa kabilang linya. Thank you, ma'am. Please expect our good servant. Sabi nito at nagpaalam ng ibababa ang call. Naibaba ko na rin ang aking cellphone. May mahina namang kumatok sa labas ng pinto ng aking office. Hindi kaya si Carlos na naman ito at manggugulo? Come in! Sigaw ko sapat na para marinig sa labas ang sigaw ko. Unti-unting nagbukas ang pinto. Niluwa doon ang isang lalaki. May daladalang bouquet of roses at may mga chocolates pa. Ma'am, excuse me, delivery for you, ma'am. Sabi nito. Tumaas ang kilay ko. Sino naman kaya ang nagpapadala sa akin ng bouquet? Iniabot niya sa akin ng bouquet at ilang box ng chocolate. Ano na naman bang meron? May manliligaw ba ako? Pareceive na lang po, ma'am. Iniabot niya sa akin ang dapat kumpirmahan. Pirmahan ko naman kaagad yon. Sino bang manliligaw ko? Pagkatapos kong mapirmahan iyon, nagpaalam din kaagad ang lalaki at lumabas. Dali-dali kong tinignan ang pangalan kung kanino ang galing. Walang iba kundi kay Carlos. Nag-effort pa siya magpa-deliver. Naisip ko, itapon na lang yun pero hindi ko ginawa. Tinabi ko na lang dito sa gilid ng aking table. Habang pinagmamasdan ko ang bouquet, nagring na naman ang aking cellphone. Sinagot ko kagad yun. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kabilang linya. Alam ko na kung sinong tumawag. Hindi. Agad na sagot ko. Why? Pwede ba, Carlos? Tigilan mo na ako. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pa ang isip ko. Hindi na ako magpapakaloko sa karismatik mong pagmamukha, katulad ng dati, at hindi na rin ako babalik sa'yo. Inis kong sagot dito. Easy, easy. Nagsisimula pa lamang ako, Elisa. Wala pa ako sa kalagitnaan, sabi pa niya. Kung nakikita niya lang ang pag-irap ko, bahala ka sa buhay mo. Sinulyapan ko ang bouquet at ang box ng chocolate. Kinuha ko yung natinapan sa trash can. Dali-dali kong pinatay ang call ni Carlos at kinuhanan ng photo, ang dustbin, kung saan ko itinapan ng bouquet. Hindi ko tinapan ng chocolate dahil hindi ako nag-aaksaya ng pagkain. Ibibigay ko na lang to. Pagkatapos ko makuhanan yun ng picture, sinan ko kaagad yan kay Carlos. Tingnan ko lang kung ano maramdaman niya kapag nakita niyang itinapan ko ang bouquet na ibinigay niya. Ilang minuto lang nag-reply ito. I have a lot of bouquet in my office. Even if you throw that away, kayang-kaya kitang bilhan kahit ilan pa. At kahit itapon pa ang mga bouquet, magpapadeliver pa rin ako dyan kung gugustuhin ko. He immediately replied. Lumaki ang butas ng ilong ko sa reply niya. Nakakainis dahil napakakulit niya. Kung gaano siya kasuplado, ganun din naman siya kakulit. Naibato ko bigla ang aking cellphone. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang may magsalita sa pintuan. Sayang naman kung ibabato mo lang ang cellphone. Anyways, kaya naman kitang ibili ng panibago kapag nasira yan. Si Carlos, biglang sulpot sa pintuan ng office. Mas lalo ko na irita. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang ibang ginagawa? Masungit pang tanong ko sa kanya. Sa halip na sagutan ng tanong ko, naglakad ito palapit sa aking table. Is it bad to visit you? I want to see you, that's why I'm here. He said. Hindi ko ito pinansin. Nagudmari akong abala sa aking ginagawa. Hindi rin naman siya nagsasalita pero alam kong pinagmamasdan niya lamang ako. Nakaupo ito paharap sa akin habang ang mga kamay nito ay nasa kanyang chin. Nakadikwatro pa ito ng upo. Akala mo kung sinong hari? Natapos ako sa aking ginagawa na hindi pa rin siya umaalis sa harapan ko. Are you done? Tanong niya nang tumingala ako. Bago pa man ako makasagot, may kumatok na sa pintuan. Ang isang empleyado may daladalang tray. Mga pagkain ang laman nito. Nilapag yon sa maliit na table sa bandang kaliwa ko. Thank you. Tanging sabi dito ni Carlos. Kailan pa siya natutong mag-thank you? Kailanman hindi ko narinig mula sa kanyang katagang yon nung pinagsasabihin ko pa siya noon. Don't stare at me. It's rude. Kumarap ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Iniwi ko ang direksyon ng aking paningin. He barely laughed. Pagkatapos yan tumawa, niyaya akong kumain at tinanggihan ko naman kaagad. Kanina pa siya sa office ko. Wala yata siyang balak na umalis. Naiilang tuloy ako. Hindi ako makapag-focus.
Mabuti lang din at umalis na siya nang malapit na ang gabi. Walang sagabal sa pag-uwi ko. Bumalik pa ako dahil may naiwan akong bagay. Habang naglalakad patungo sa parking lot, nagahalungkat naman ako sa aking bag. Sinusuri ko lang kung may naiwan ba ako. Nakapasok din akong walang sagabal sa aking kotse. Pinandar ko kagad ang aking kotse pero nasa parking lot pa lang ako, nag-iba na kagad ang takbo nito. Naging mabagal. May problema ba? Inihinto ko muna ito para tignan ko anong problema. Napansin ko na ang gulong nito ay halos naubusan ng hangin sa sobrang pagka-flat. Malas naman. Bulong ko. Mag-commute na lamang ako. Maya-maya lang may sasakyan na biglang huminto sa aking tabi. To my surprise, it was Carlos' car. Nakangisi itong binuksan ng kanyang kotse at pinapapasok ako sa loob. Nagmatigas ako. Hindi ko ito pinansin. Kanina pa ito nangungulit kahit hindi ko pinapansin. Nilagpasan ko ito. Kala niya ba sasakay ako sa bulok ng sasakyan? Hindi na. Manigas siya. I'd rather just walk than to be with him inside his car. Kahit nalagpasan ko na ito, nakasunod pa rin ito sa akin. Sa kamalas-malasan, umulan pa. Parang sinadya ng langit na umulan. Tinanggal ko ang aking shoulder bag at ginawa kong cover sa aking ulo. Talaga bang magmamatigas ka kahit nahihirapan ka na? Sa tingin mo ba may masasakyan ka pa? Sigaw niya sa gitna ng mahinang ulan. Mahinang ulan lang to. Ang lalaking ito sobra pa sa mahinang ulan. Mas gugustuhin ko nilang mabasa kaysa masama ang ma-pride na lalaking yan. Bulong ko sa aking sarili. Nagmamadali ako naglakad. Bakit wala man lang sasakyan? Naalala ko pa nangyari sa amin ni Chris noon nang makita kong napakadilim na ng susunod kong daraanan. Nilingon ko si Carlos. Mukhang aalis na siya. Pinarurot na nga niyang kanyang kotse. Walang hiyang lalaking yun. Kala ko ba hindi siya titigil? Wala talagang kwenta. Iniwan mo na naman ako. Halos mangiyak-ngiyak ako dahil sa takot ko. Nag-flashback ang lahat na nangyari sa amin noon ni Chris. Halos mapako ko sa aking kinatatayuan. Ayaw gumalaw ng mga paa ko. Akala ko tuluyan ko na nakalimutan na nangyari sa amin. Pero hindi pa rin pala yun nawala sa isip ko. Halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa. May takot ako sa dilim. Kapag madilim, naaalala kong lahat. Tumulo ang aking luha sa mga sandaling iyon. Nabuhayan ako ng matanaw ko ang liwanag na sasakyan sa aking harapan. Nabuhayan ako. Ang luha ko at panginig ay unti-unting naglaho. Nasisilaw ang aking mga mata. Pero may kaunting pagninginig pa rin ako nararamdaman sa aking sarili. Ganun na lamang ang tuwa ko na masilain ko si Carlos. Bumalik siya. Tumatakbo itong lumapit sa akin. Hey Alisa, what happened to you? Tanong niya. Ilalayan niya ako palapit sa kanyang kotse. Tila naging tuod pa rin ako. Hey, what the hell happened to you? Niyugyug niya ang aking balikat. Sapat na para bumalik ako sa aking ulirat. Napahagulhol ako sa kanyang balikat. Ilang segundo rin ang pagyakap ko sa kanya. Habang umiiyak sa kanyang balikat. I'm sorry. I'm really sorry. Sorry if I scared you. I am just fooling you. I never thought that you would cry like this. Niyakap niya ako na mahigpit. Dinala niya ako sa kanyang kondo. Sinuri kong kondo ang pinagdala niya sa akin. Naalala ko, ito yung kondo na pahiram sa amin ni Ma'am Sylvia. Nagbago ng design pero alam kong ito yung tinirahan namin noon ni Chris na umalis kami sa pader niya. Inabutan niya ako ng tawel, pero nasan ko ang aking buhok. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit siya umalis sa penthouse niya, kung bakit dito na siya nag-i-stay ngayon. Itatanong mo ba kung bakit dito ako nag-i-stay? Tila naman nabasa niyang nasa isip ko. Tumango na lamang ako. Tumingala siya at inilibot ang paningin sa kanyang kondo. Hindi ko rin alam kung bakit. He handed me a cup of coffee. Maybe dito kita huling nakita. Umasa akong babalik ka dito pero mali pala ako. Kasama na pala si Ryan hanggang sa nasanay na ako dito. Paminsan-minsan na lang ako dumadalaw sa penthouse. Mas gusto ko pa nga dito eh. Mahaba niyang kwento. Nakita niya pala kami dito. Nahuli ko siya nakatitig sa akin habang kinukwento niya iyon. Bumaba ang kanyang paningin sa aking dibdib. Bumaba na rin ang paningin ko sa aking dibdib. Halata pala ang suot kong pangitaas dahil basang-basa ng suot kong damit. Tatakpan ko sana ang aking dibdib pero pinigilan niya ang kamay ko. I miss you so much, Alisa. I'm almost going crazy for missing you. Napapaos niyang sabi sa akin. Napaawang ang labi ko. Next he did, he claimed my lip for a few seconds. Nilayo kong aking mukha pagkatapos niya akong hagkan. Tinabingi ko ang aking mukha. Hinaplos naman niya ang aking baba at maraming iharap sa kanya ang aking mukha. Ang mga mata niya puro ng kasabikan.
He stroked my chin and gently presented my face to him. Ginawaran niya ng hagga ng aking labi, dahilan ng pagbikit ko. Ito ka na naman, Elisa. Bakit hindi mo matanggihan ang lalaking ito? Nagtatalong aking isipan sa mga oras na ito. Naramdaman ko na lang ang mga kamay niyang nasa loob na ng aking pangitaas na uniform. Napasinghap ako na maramdamang may hinahaplo siya sa loob nito. Tumigil siya sa paghagkan sa akin. Lumapit ang labi niya sa aking tenga. Marahas na bumulong. I miss every corner of your body. I miss your lips too. Sorry but I have to do this. At agad na nasira niya ang aking suit. Pinagmasdan ko yun ang tinapo niya sa tabi. Ang kawawa kong damit. Naging punit-punit. He smiled after he tore my clothes. Ganun din ang ginawa niya sa aking short. My eyes widened. Ano lang isusuot ko pagkatapos nito? Napasigaw ko ng mahina nang may ginawa siya sa akin. Carlos, I muttered. I cannot deny that I miss Carlos too. Miss na kita. Bulong ko sa pangalan niya. Please, repeat it. He commanded me. Parang tauhan niya ang sinunod ko ang utos niya. Napasigaw ulit ako ng mahina sa ginagawa niya. Hindi ko lang mabilang kung saan ang aking ulo. Nababaliw ako sa naramdaman kong saya. I stood while leaning on the wall, habang siya naman abala sa ginagawa sa akin. Lumapat ang kanyang braso sa aking ibaba. Naramdaman ko na lamang ang pag-angat ko. Binuhat niya na pala ako. Iginapos ko ang kanyang bewang ng aking mga hita habang naglalakad ito palapit sa kama. Oh God, I miss him! Sambit ko na maipagnako sa malambot na kama. Ilang segundo niya pa akong tinitigan. Pababa ng pababa ang kanyang tingin sa kabuuan ng aking katawan. Nanggigigil na inangkin niya ang aking katawan. Kahit ang pangitaas ko, hindi niya rin pinaligtas. Pinunit niya rin to. Maging ang pababa ako ay pinunit niya rin. Baby, I want to rip it all para hindi ka na makaalis pa sa tabi ko. Bulong niya pagkatapos na marahas niyang pagpunit sa mga gamit ko. Pinagbastan niya ako. Habang nakahiga at malayang katawan ko sa kanyang mga mata. You look even more beautiful. Sambit niya habang walang kakurap-kurap ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Nagtanggal siya sa aking harapan. Napaawang ang labi ko nang tumambad sa kanyang ibaba ang aking paningin. It grew even more. Agad siyang dumiretso sa akin pagkatapos ang magtanggal ng lahat ng kanyang suot. Handa na ako sa kanyang pag-atake. Ngayon ko na lang ulit siya naramdaman at nagsimula na siya sa pagtake sa akin. Hindi nagtagal ay sabay naming abot ang rurok ng kaligayahan. Sa sobrang pagod ko, unti-unti ako nakatulog pero habang papikit ako, pakinig ko pa ang bulong ni Carlos. I love you, Elisa. Sabay haggan sa aking noo. Makalipas ang ilang sandali, nagising akong masakit ang buong katawan. Tumambad sa aking harapan si Carlos na tanging kumot lamang ang nakatakip sa katawan. Napalunok ako at dahan-dahang gumalaw. Maingat kong tinanggal ang kumot sa aking katawan. Nasulyapan ko ang oras. Masyado pang maaga para umuwi. Baka hinahanap na rin ako ni Cameron. Naisuko ko na naman sa kanya ang aking katawan. Nakadapa ito at mukhang pagod na pagod dahil sa ginawa niya sa akin kagabi. Sinulyapan ko ang uniform ko nasa sahig at di na pwedeng suotin dahil sa punit-punit na ito. Dumiretso ko sa kanyang closet. Nagbabaka sakaling makakahanap ng damit. Sa wakas, nakahanap din ako ng malaking t-shirt at mahaba, abot sa itaas ng aking tuhod. Nakakahiyaman pero yun ang sinuot ko. Hinaram ko na lang pang ibaba niya. Bahala na. Malaya ako nakagalaw at nakalabas dahil tulog na tulog pa rin si Carlos. Ayoko makita niya ako sa tabi niya pagkagising niya. Gusto kong isipin niyang panaginip lang ang lahat. Pero paano mangyayari yun? Damang-dama ko ang bawat pangyayari. Napahagat labi ako sa tuwing sumasagi sa isip ko ang ginawa namin kagabi. Nang makalabas, iilang nadadaanan ko'y napapatingin sa akin. God, nakakahiya tong ginawa ko. Pagdating sa bahay, mukhang tulog pa mga tao. Nagpapasalamat ako at mukhang tulog pa si Ate Alma, ang yaya ni Cameron. Dahan-dahan ako umakyat sa stairs. Napako ko sa kinalalagyan ko na may magsalita sa lugaran ko. Ay ma'am, nandyan na po pala kayo. Natigilan ako. Parang ayaw kong lingunin si Ate Alma dahil sa suot ko baka magtaka to. Wala naman akong choice kundi harapin to. Bakit ganyan ang suot mo, Ineng? Nag-overtime ba kayo kaya ngayon ka lang umuwi? Mabuti na lang tatulog din naman kaagad si Cameron kaya wala kang dapat ay pag-alala. Sabi nito. Nawala ang hiya ko. Salamat, Ate Alma. Maiwan ko na po kayo. Maliligo na po ako at mamaya-maya po ipapasok na rin ulit ako. Paalam ko dito.
Nagpadali na ako umakyat para maligo. Ngayon ko lang naalalang naiwan ko ang damit sa kondo ni Carlos. Maging ang black ko na pang ibaba ay naiwan din. Sinigurado kong hindi ako makikita ni Carlos sa araw na ito. Nilak ko na ang pinto ng office ko para kapag pumunta siya, hindi agad-agad siya makakapasok. At hindi nga ako nagkakamali. Kararating ko lang na may kumatok na kaagad sa pintuan. Hindi ko yon pinansin. Ilang ulit pa nitong nilakasan ang pagkatok. "Open this, Elisa," sigaw ni Carlos. Sinasabi ko na nga ba, siya na naman. Ano na naman ba ang kailangan niya? "Elisa," sigaw niyang muli. "Anong kailangan mo?" Pasigaw ko rin sagot sa kanya. "Mag-usap tayo," he said. "Ano pa ba ang pag-uusapan namin? Pinagbigyan ko na nga siya kagabi." "Ano na naman ba ang pag-uusapan natin?" Naiirit ang tanong ko dito. "Open it first. If you don't open it, everyone here will know what happened last night," aniya. Ang laki ang mga mata ko sa sinabi niya. At dahil ayoko malaman ng mga empleyado ang nangyari kagabi, wala akong choice kundi pagbuksan siya. Walang gana ko itong hinarap. May nangyari nga sa amin kagabi pero wala lang yun. Makakalimutan ko rin yun. "Why did you leave without even saying goodbye to me?" "Aba, at galit pa. Bakit ba ako magpapaalam sa iyo, Carlos? Ang nangyari kagabi, init lang ng katawan. Walang feelings." Sagot ko sa kanya habang nagkukunwari akong busy. "Is that how you feel?" tanong niya. "Bakit parang apektadong apektado siya sa pag-alis ko sa kondo na walang paalam? Masyado ba akong hot? Kaya tinahanap-hanap mo ko?" Pila akong tanong sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit bigla ko na lang nasabi yun. "Hindi ka lang hot, Elisa. Nakaka-adi ka pa. Ngayon, alam mo na?" Tila nagagalit pang sabi niya. Naparunok ako sa sinabi niya. Magsasalita sana ako pero narinig kong boses ni Cameron. Sabay kaming napalingon dalawa. Nanlalaki man ng mata kong pinagmasdan ang maglapit ni Ryan, Cameron at Chris sa amin. Nandito na sina Chris at Ryan. Bakit dinala ni Ryan si Chris at Cameron sa office? "Mommy!" Nilingon ko ang pinagmulan ng boses. Nasilayan ko si Cameron. Tumatakbong papalapit sa kinaroonan ko. Kasama si Ryan at Chris. Nandito na pala si Ryan. Bakit di niya sinabi? Sana nasundo ko naman sila kahit papaano sa airport. Mabilis na nakalapit sa akin si Cameron. Binuhat ko kagad ito at niyakap. Pinaliguan ko rin ang smack na haga ng mukha ni Cameron. Tsaka ko lang naisip na nandito nga pala si Carlos. Bakit dinala ni Ryan si Cameron at Chris? Alam naman niyang tinatago ko si Cameron kay Carlos. Dahil naalala ko nasa tabi ko lang pala si Carlos, unti-unti ko itong sinilyapan. Nakatingin siya sa dalawang bata. Baka nagdududa na ito. "Hi, Mom!" Humalik naman kagad si Chris sa aking pisngi na makalapit sa akin. Pinagbasdan ko si Chris. Ang laki ng pinagbago. Ilang linggo ko lang siyang hindi nakita. Ang laki na ng pinagbago niya. Matangkad si Chris kaya naman ang pagkakamalan tong 10 years old. Pero nag 7 years old pa lang siya bago umuwi dito sa Pilipinas. Chris is really very mysterious. Dumapo ang paningin ni Chris sa ama niya. Wala man lang reaksyon si Chris. Hindi ko rin alam kung ano nasa isipan ngayon ni Carlos. Tinitigan niya ang dalawang bata. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. "Chris!" Sabay-sabay kaming napatingin kay Carlos. Ganun lang ang pagtataka ni Chris. "You know me?" Chris asked his father. Silubong ang mga kilay ko dahil sa iniasal ni Chris. Ganun naman ang pagtingin ni Carlos sa akin. Baka sabihin ito kung ano nung sinasabi ko kay Chris kagaganito si Chris sa kanya. Bakit hindi yan kanilang dad niya? Minsan naman ikukwento ko sa kanyang dad niya. Alam ko kilala pa rin niya ito, pero alam kong may hinulakit siya sa ama niya. "He is the one I'm telling you about, Mom. Hi, stranger!" Cameron greeted Carlos. Ganun na lang ang pagsimangot ni Cameron na hindi siya pinansin ng ama niya. Nakatingin lang si Carlos kay Chris. "Hi, Carlos. Pasensya ka na, ha? Wala kaming pasabi. Nastorbo pa namin ang pinag-uusapan niyo. We'll just wait for you outside, Elisa." Paalam ni Ryan. Hinawakan niya ng dalawang bata para lumabas, pero pinigilan sila ni Carlos. "I want to talk to Chris," he interrupted Ryan. Nagkatinginan si Ryan at Chris. "If Chris will agree, why not?" Ryan replied. "No, ayoko." Matigas sa tanggi ni Chris sa ama niya. "Did you hear, stranger? Kuya won't talk to you," Cameron replied. "What did you teach my son and he became like that to me?" Carlos confronts Ryan. "Naku po, mukhang mag-aaway na naman si Ryan at Carlos. Tila may kung anong kidat na namang namagitan sa kanilang dalawa." "Hindi ka pa malakontento sa anak mo?
At pati anak ko'y kinukuha mo? Inagaw mo sa akin si Elisa, pati ba naman anak ko? Umigting ang panga ni Carlos. Sabi ko na nga ba, iisipin niyang anak ni Ryan si Cameron. Ang manhid talaga ng lalaking to. Kamukha niya nga si Cameron. Iisipin pa niyan anak ni Ryan si Cameron? Bahagyang natawa si Carlos. I'm happy for you too, Carlos sarcastically said. Pumagit na naman si Cameron. Agad umalis sa tabi ko at pinagitnaan si Ryan at Carlos. Why are you fighting with my dad? Sigaw ni Cameron kay Carlos na kinabigla ko. Kinampihan niya si Ryan. Ang buong akala niya kasi si Ryan ang dad niya. I'm just talking to your dad, sagot naman ni Carlos kay Cameron. At nakikipagsagutan din sa bata ang loko. Nanatili lang ako nakatingin sa kanila. Nakahalukip-kip si Cameron sa harapan ni Carlos. Nalipat ang paningin ko kay Chris nang sumigaw ito bigla. I won't talk to you. It's my decision. After you leave us, do you still feel like talking to me? You are not the father I dream of. Katulad ni Tito Ryan ang gusto ko maging ama. Not like you, Chris shouted and ran away. Kahit ako nabigla sa inasal ni Chris ama niya. Akala ko kasi gustong gusto niyang makita ang dad niya, pero ngayong nakita niya na, tila galit naman ito. May hinanakit siya sa dad niya. Carlos and I looked at each other automatically. We followed Chris once more. Cameron and Ryan were left in my office. What did you say to our son? He asked me angrily as he hurriedly walked to follow Cameron. I did not say anything to Chris, I replied angrily to him. Why is Chris so mad at me? Ibig sabihin lang yan, siniraan niyo ako sa kanya, Carlos said angrily to me as we walked together. Ako pa sinisisi mo? Malaki na si Chris, Carlos. Alam niya na ako noong nangyayari sa paligid niya. Kasalanan ko ba kung hindi ka naging mabuting ama sa kanya? Pagkatapos ngayon, naasahan mong maging ayos ng lahat kay Chris kapag nakita ka niya? Inis kong sagot sa kanya. Ngayon ba, masaya ka na? Dahil may anak na rin kayo ni Ryan? Hindi rin ako makapaniwala at tinilapan ni Mom sa kondo kong anak ni Ryan. Kaya pala ganun lang ang batang yun. Nagmanas ama niya, sabi pa niya. Si Cameron ang tinutukoy niya. San pa nga ba magmamala si Cameron kundi sa'yo? Sa isip-isip ko. Hindi ko rin akalain ganito pala ka manhid ang lalaking to. Nauti mo anak niya ay hindi niya alam at nakikilala. Halata namang anak niya si Cameron dahil sa laki ng pagkakahawig nilang dalawa. Tapos ngayon sasabihin niyang anak ni Ryan si Cameron? What the F? Natanaw namin si Chris. Tumigil ito sa pagtakbo. Hindi ko akalain nakalabas na pala kami sa building. Dahan-dahan kaming lumapit kay Chris. Hindi ko akalaing ganito na pala kalalim ang pagkakasuklam ni Chris para sa dad niya. Wala naman siyang nasasabi sa akin. Akala ko okay lang sa kanyang lahat. Pero ngayong nakita niya ang dad niya ay ganito na lamang ang kanyang reaksyon. Chris, tawag ni Carlos habang unti-unting lumalapit dito. Hinayaan ko lamang to. Lumingon naman si Chris sa amin. Nawala na ang galit sa mukha nito. Napalitan ng mga luha. Hindi ko inaasahang si Chris na mismong lumapit kay Carlos at yumakap kaagad dito. Kaagad yumuko si Carlos para mas lalo pa niyang itong mayakap. Hindi ko na malayang tumuturo na palang aking luha habang pinagmamasdan silang dalawa. May luha at ngiti sa labi ni Chris sa mga oras na iyon. Kahit ako napapangiti habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi niya rin natiis ang dad niya. Kaagad din itong pinatawad. I'm sorry, Chris. I'm sorry. Promise ko sa'yo, babawi ako. Babawi ako sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Habang magkayakap silang dalawa. I miss you, Dad. I'm sorry for what I did. I am just shocked. As he wiped his eyes. The two of them even hugged for a few minutes while I just watched them. Si Cameron na lang, di pa niya nalalaman kung sino ba talaga ang totoo niyang daddy. Nasanay si Cameron na daddy ang tawag niya kay Ryan. Kaya close na close si Cameron kay Ryan. Hanggang sa naisipan itong tawaging daddy si Ryan. Ang buong akala ni Cameron si Ryan ang daddy niya. Hinayaan ko na muna silang dalawa mag-usap at ma-enjoy ang araw na ito. Tinayagan ko si Chris na makasama ang dad niya. Mag-isa na lang kong bumalik sa office. Nadatnan ko ang dalawang nagtatawanan sa loob ng office habang nakaupo sa swivel chair si Cameron. When I grow up, Mommy, I also want this to be my job, Cameron told me as soon as I got closer. Ryan just laughed. What job do you want, Cam? Ryan asked my son. I am the one in charge of the employee, and if they don't want to follow my orders, I will fire them right away, Cameron said proudly. Cam was still young but he already knew those things. Who taught you that, Cam? I asked him. He immediately glanced at Ryan and pointed at himself afterwards. Just me, turo niya sa kanyang sarili. Ryan laughed. O diba, di ko tinuruan yan. Sarili niyang isip yun. Patuloy pa rin ang pagtawa ni Ryan.
Gabi na at wala pa rin si Carlos at si Chris. Masyado yata nag-enjoy ang dalawa sa kanilang bonding. Kaya ang alam lang ni Carlos sa anak niya si Cameron, siguro kasama nila ngayon si Cameron. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para sabihin ko yun sa kanya. Mukhang hindi siya maniniwala. Ang pag-aakala niya talaga ay anak namin ni Ryan si Cam. Mommy, why magkaiba kami ng daddy ni Kuya? Napaigtad pa ako sa paglapit ni Cam sa akin. Nasa couch ako at panay ang sulyap ko sa aking cellphone at baka may text si Carlos. Kailan pa natutong mag-Tagalog si Cameron? Mag-iisang buwan na rin pala kami sa Pilipinas kaya medyo nagtatagalog na si Cam. Sa dina, maraming tanong. Yun pa talaga ang kanyang itinanong? Hinaplos ko ang buhok nito at inilapit sa akin. You will know at the right time, baby. Hindi pa ngayon. That was all I could say. Is there a right time for that in my question? He asked. Natawa ko ng bahagya. Yes, baby. Go upstairs and sleep in your room. I will wait for your older brother. I said while stroking his thick hair. I don't want to. I want to wait for Kuya. I also want to see Kuya's stranger dad. He even said though his eyes were obviously giving up due to drowsiness. That's your daddy too. Bahagya na naman ako natawa. Bumaba naman si Ryan mula sa itaas. Lumapit naman siya sa amin. Sobrang close na kami ni Ryan. Tanggap na rin naman niya na hindi ko siya mahal. Siya pa nga ito na mamilit na sabihin ko kay Carlos na anak nito si Cameron. Pero ako lang pumipigil sa kanya. Ayokong ipagpilitang tanggapin niya si Cameron. Ang gusto ko kusa niyang maramdaman ang anak niya na si Cameron. Medyo naiinis lang ako tuwing sinasabi ni Carlos na anak ni Ryan si Cameron. Sa sinabi niyang yun, nawalan ako ng galang sabihin sa kanya na siya nga talaga ang daddy ni Cam. Hey, go to sleep. It's late. What are we talking about? The two are still high five. Sleep early to grow up and find a beautiful woman like mommy. The two said at once. I automatically looked at the two. The two laughed. The two of them really get along. So Cameron got used to calling Ryan daddy. Ryan is also the one he recognizes as his true daddy. Abala sa pagharutan ng dalawa na may nag-doorbell. Nagmadali ako lumabas para tingnan kung sino. Napagbuksan ko si Carlos at si Chris. Nagtatawanan ng dalawa. Hi, Mom! Kaagad na lumapit sa akin si Chris. Umagkan sa aking bisngi. Napansin ko ang paghaba ng leeg ni Carlos. Sinisilip niya ang loob ng bahay. Sinong kasama niyo rito? Hindi nakatiis at nagtanong rin to pagkatapos niyang silipin ng loob. Si Ryan! Agad na sagot ko. Kumunot kaagad ang noon nito. Daddy, tara sa loob! Hindi na ako nakapagsalita pa at nakaangal ng hilahin ni Chris ang dad niya papasok sa loob. Habulin ko pa sana ito at sasabihin na hindi siya pwedeng pumasok pero wala na ako nagawa. Nakasunod na lamang ako sa kanila. Pagdating sa living room, pinaupo ni Chris ang dad niya sa couch. Agad naman lumapit si Cameron dito at tumabi. Why do we look alike? You're not my daddy. Cameron asked Carlos with his hands crossed. Ito na naman ang batang to. Hindi na naman tumawala ng katanungan at kasungitan. Hindi pa man nakasasagot si Carlos sa tanong ni Cam, nagsalita naman si Ryan. Welcome ka rito, Carl, bati ni Ryan. Hindi ko inaasahang lalapit sa akin si Ryan at sinabi nito sa balikat ko ang kanyang braso. Tingnan natin kung anong gagawin ng ex mo, bulong ni Ryan pagkatapos ang ginawa niya. Inaasar na naman niya si Carlos. Tumikim naman kaagad si Carlos. Tumayo at nagpagpag ng kanyang suit. Malalim na tinitigan ang dalawa. Katulad ng dati, ganun pa rin ang kanilang tinginan sa isa't isa. Parang may apoy na pumapagit na sa kanilang dalawa. Baka kung saan pa magpunta ito. Lumayo ko kay Ryan para ipagtimpla ko sa ng coffee. So, Cameron is your son? Tanong ko na maiwan kaming dalawa sa living room ni Ryan. Kasamang batang dalila ni Mom sa kondo ko. At si Chris na nanonood na rin ng TV. Yup. Actually, nung umalis kami dito sa Pilipinas, buntis na si Elisa. Sinadya ko talagang buntisin siya para wala nang kawala. Kwento ni Ryan. Tumatawa-tawa pa ang animal. Mga animal. Nagpipigil lang ako pero gustong gusto ko ng sapakin ng animal na to. Kung wala lang sa aming harapan ng dalawang bata, tinumba ko ng taong to. Nakakarami nito sa akin. Inagaw na nga niya sa akin si Elisa, inanakan pa kaagad. Manang-manang nga naman sa kanyang anak niya. Wala silang pinagkaiba. Ito na ang kape nyo. Ililapag ni Elisa ang dalawang tasa ng kape sa table. Damn, iniisip ko palang na tinatanggalan ng lalaking ito si Elisa. Kumukulo ng dugo ko. Parang gusto kong itumba ang animal na to. Carlos, untag ni Elisa. I was staring at Ryan. I am killing him in my mind. Kung hindi lang kapatid ni Fatima ang loko na to, kanina ko pa sana ito binura sa mundo. O di kaya pinatapon ko na to sa ibang planeta.
Oh, yeah. Thank you. Siyempre, lumapit pa ako kay Elisa at hinawi ang buhok nito. Siya lang ba may karapatang hawakan ng babaeng mahal ko na inagaw lang naman sa akin? Siyempre, hindi. Magpapatalo ba ako? Elisa looked back and forth between Ryan and me. Oh, what? Did you realize that I was more handsome than him? You know, Carlos, it's late at night. Maybe it's better you go home and we will rest as well. Elisa showed me away. Di pa nga ako tapos eh. Gusto kong maramdaman ng Ryan ito ang naramdaman ko nang inagaw niya sa akin si Elisa. Bakit? Gagawin niya na ba ni Ryan ang ginawa natin kagabi? Asar ko dito. Gumisi ako at bumaling ang tingin ko kay Ryan. Kumulot ang noon ng animal. Carlos? Saway ni Elisa. Hindi pa ako tapos. Aasarin ko lang naman ang lalaking ipinalit niya sa akin. Carlos, pagkatapos mo magkape, umuwi ka na. At ako pagod na. Gusto ko na magpahinga. Muli ay sabi ni Elisa. Kung gusto mo, Carl, mag-inuman tayo. Aba, at nag-ahiya pa talaga ang dagul na to. Ako pa ba ang hahamunin niya? Anong kapalit? Mukhang maganda nga naisip niya. Bago pa siya nakasagot sa tanong ko, nagpaalam na si Elisa ang umakyat sa taas. Sinama niya ng dalawang bata. Bahala na kayong dalawa dyan. Basta't hindi ko lang marinig na nag-aaway na naman kayo at nagsusuntukan dahil pareho kayong palalabasin ng walang saplot. Sigaw pa nito ng tuluyang pahakin ng mataas silang hagdan. Good night, Daddy. Paabol pang sigaw ni Chris. Good night, sagot ko. Good night, Daddy and stranger. Pahabol din ang anak ni Ryan. Talagang mana sa ama ang batang yun. Hindi nga ako nagkakamali sa sinasabi ko. Talagang nagmana nga sa ama. Hindi pa sa loyusturyo nakakakit sa itaas, pero kitang-kita mo na sa ibaba ang pagkembot ng balakang ni Elisa. Sasuot itong uniform pa rin na may taba sa likuran, kaya naman kitang-kita ang mahuputi at mahaba nitong hita. Damn! Bakit hindi nakakasawang pagmasdan? Mas lalo pala siyang sumeksi. Habang karga ang anak nila ni Ryan, wish ko na sana'y anak ko na lamang ang batang yun. Wish ko sana anak ko na lamang ang batang yun. Ano, Carlos? Huwag mo masyadong pagnasaan ng girlfriend ko. Iinom pa tayo. Saway ni Ryan sa akin. Bumalik ang tingin ko sa kanya. Inago mo lang naman sa akin, sa isip ko. Naglakad ito patungo sa kung saan. Pagbalik nito'y may dala ng isang alak na tequila lay at isang shot glass. Umupo ito sa couch. Nilapag nito ang daladalang alak sa table. Pustahan to, Carlos. Hamon niya. Ako pa hinamon. It's a deal, Carlos. Kumunot ka agad ang noo ko. Deal? What kind of deal? Kunot pa rin ang noo ko. Don't bother Elise anymore. We're happy, Carl. I love her and she loves me too. So if you can, don't bother us anymore. I hope this is the last time I see you here, he said. How can you not see me? My son is here. I have the right to see my son's mother because I still love her and I have a child with her. Pakikipagmatigasan ko sa kanya. Ang kapal na mukha. Elisa doesn't love you anymore, Carl. Nakita mo naman kung gano'n niya gustong ipagtabuyan ka. She doesn't want to see you anymore. Muli ay sabi niya. I was suddenly sad. Is it true what he says? Sa sama ng loob ako na ang naunang uminom. Elisa's POV. Pagkagising ng pagkagising ko, agad ako mababa para salipin ang sala. Baka kasi naroon pa si Carlos at si Ryan. Ano kaya ang pinag-uusapan nila habang umiinom? Nabigo ako dahil wala na sila. Siyempre, umaga na. Asa naman na matulog si Carlos dito. Naligo na lang ko at inihanda ang sarili para umalis. Nasa talyer pa nga pala ang kotse ko. Palabas na ako ng bahay na marinig kong boses ni Ryan. Elisa, hatid na kita. Wala kang gagawin? Pinasadahan ko ito ng tingin. Mukhang wala naman itong hangover. Mabuti na lang at di sila nalasing kagabi. Wala naman ata nangyaring sagutan sa kanilang dalawa ni Carlos. Why? Pagtataka niya na mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. Wala. Tara na. Yaya ko. Nauna na akong pumasok sa kanyang kotse. Nakabihis na rin naman siya. Sumunod na rin siya kaagad. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang ako. Tahimik din naman si Ryan. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung nalasing ba si Carlos kagabi, kaso baka kung ano pang isipin nito. Nakarating din naman kami kaagad dahil walang traffic. Pinagbuksan kaagad ako ni Ryan. Ganun lang pagkapako ko sa aking kinaupuan na makitang nasa likuran namin si Carlos. Umikot ito at may pinagbuksan siya na kung sino. Pinagmamasdan ko lang siya. Hindi niya siguro kami nakikita ni Ryan. Napangaka ako na makita ko kung sinong babaeng namabas mula sa sasakyan ni Carlos. Si Jackie. Suot ang pulang hat at napakaikling damit at may mataas na takong na sandals. Hanggang ngayon pa na nagkakasama pa rin si Carlos at Jackie. Elisa!
Naibaba akong paningin na tagad sinulyapan si Ryan nang tinawag niya ako. Katulad ko, nakatanaw din si Ryan kay Carlos at Jackie. Inaalalayan pa kasi ni Carlos at Jackie. Alika, lapitan natin sila. Hindi na ako nakatanggipan ng hilahin ako ni Ryan palapit sa dalawa. Sabay na napalingon sa amin ang dalawa. Kasabay ang pangiting asa ni Jackie. Bumaba ang paningin ko sa braso nitong mahigpit na nakapulupot sa braso ni Carlos. Oh, hi, Elisa. Bati ni Jackie sa akin. Alam ko namang sanay sa pakipagplastika ng bruhang to. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang sa aking mga paa. Hindi ka na nga pala maid ngayon, Elisa. In fairness, bagay sa'yo yung uniform mo. Kahit pala isa ka ng shareholder ng kumpanya ni na Carlos, mas bagay pa rin pala sa'yo yung uniform mo dati. Sabay ang pagtawa ni Jackie pagkatapos niyang sabihin yon. Oops, sorry, I didn't mean it. Dugtong pa ni Jackie sabay pagtakip nito sa kanyang bibig. Hindi ko na lamang ito pinansin. Walang kwenta kung iisipin at didibdibin ko pang sinabi ni Jackie. Let's go inside, yaya ni Carlos kay Jackie. Bumabang muli ang paningin ko sa paghapit ni Carlos sa bewang ni Jackie. Suddenly, my chest tightened at what I saw. Akala ko kaya ko na may ibang babaeng pinapahalagahan si Carlos. But now I see that he treats Jackie the same way he treats me when he caresses me. My chest suddenly hurt. It hurts to see the man you love who has someone else to take care of. Pain in the feeling. My mouth remained open as I watched their back as they entered the building. Narito kami ngayon sa isang party kung saan ginaganap ang biglaang park party na ginanap ni Mr. Tan, ang dad ni Carlos. Wala na akong planong pumunta pero dahil gusto ni Ryan at sa pamimilit niya sa akin, pumayag akong sumama sa kanya. Sa mansyon ito ginanap. Ngayon na lamang ulit ako nakapunta dito simula na makauwi ako. I rolled my eyes around. The party was at the pool so most of the guests were already wearing two pieces. What is the real reason why Mr. Tan suddenly had a party? Karamihan ng mga bisita hindi ko kilala. Karamihan din naman employee ng kumpanya. Ano kayang mahalagang announcement ni Mr. Tan? Bakit biglaan ang party na ito? Bakit di ka makipagsabayan sa kanila? Bigla na lapang lumapit sa kinaroonan ko si Ryan. Tinuro nito ang grupo ng kababaihan na masaya nagtatawanan sa pool habang may kanin-kaniya itong dalang alak sa gilid. Wala ako sa mood, saka hindi ko sila close. Tanging sagot ko sa kanya. At saka isa pa may trauma ako sa pool. Ilang beses na rin akong lunod dahil sa kagagawa ni Carlos noon. Hanggang ngayon naaalala ko pa yun. Okay, ikaw ang bahala. Hindi na rin naman nangulit pa si Ryan. Sabay kaming napatingin sa harapan na magsalita si Mr. Tan, ang dad ni Carlos. Inabutan naman ako ni Ryan ng wine habang nakatingin kami sa harapan. Ladies and gentlemen, you're all here. Thank you for attending the party I suddenly held, announced ito. Lahat nakatingin sa harapan ko sa naroon si Mr. Tan at si Mama Sylvia. I just wanted to announce at this party. I just wanted to let everyone know that my son Carlos and my friend's daughter Jackie are getting married soon. Tuwang-tuwang announce si Mr. Tan. Kahit ako napanganga, hindi ko inaasahan ang announcement nito. Pinagbasdan ko ang paglapit ni Carlos at Jackie sa harapan. Masayang-masayang nakapulupot ang braso ni Jackie sa braso ni Carlos. Ganandan si Carlos. Nakangiti rin tong sumalubong sa lahat na nakatingin sa kanila. My tears dropped. Muntikan ko nang mabitawan ang baso na may laman na wine. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kaya ko to. Matatapos kong party tong walang maraming nasasayang na luha. Kaya ko to. Ako pa? Pero kahit anong pilit kong kausap sa sarili, na bagtumulang luha ay hindi ko talaga mapigilan ang tuloy-tuloy na pagdali nito sa aking pisngi. Pasimple ko itong pinunasan para walang makahalata sa akin. Even Ryan, nakangiting nakatingin sa harapan kaya hindi niya ako napapansin. Umasta ako na tila hindi ako nasasaktan. Tinuto ko muli ang aking palingin sa harapan kahit sobrang sakit na. Nakahanda nang magsalita sa Jackie. Thank you for coming. You surprised me, Tito. I did not expect you to announce Carlos and I's upcoming wedding, Jackie said. Mas lalo pa nitong nilapit ang kanyang sarili kay Carlos. I never thought I would be able to achieve my forever with the person I want to be with for life, speech ni Jackie. Hindi ba, babe? I am so happy that you are the man destined for me, harap nito kay Carlos. Halos gusto ko nang basagin sa kamay kong hawak kong baso. Sa lahat ng babaeng nagpapanta siya kay Carlos, sorry, ako kasi yung pakakasalan niya. Sorry ako yung forever niya. So from now on, erase him from your mind and heart because he is mine, pagbibiro ni Jackie. Alam ko naman may pinatatamaan siya. Humalik pa nga ito sa pisngi ni Carlos. Binigay naman ito ang mic kay Carlos. Tumanggi si Carlos pero kinuha niya rin ito at nagsimula na magsalita.
Thank you to those who attended. I can only say one thing. Good luck to the two of us. Walang kabuhay-buhay na sabi ni Carlos, kasabay ang pag-alis nito sa harapan. Sumunod naman si Jackie. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Ryan. Nasa gilid kami ng pool. Pagkatapos magsalita ng dalawa, dula na naman ako ni Ryan sa gilid ng pool. Pinagmamasa ng ibang mga naliligo. Tumangu-tangu ako sa tanong niya. Okay lang ako. Don't worry, hindi naman ako nasaktan. Masaya pa nga ako sa kanilang dalawa. I lied. Iwan muna kita ha, kukuha lang ako ng panibagong wine. Ubos na yung sayo. Paalam ni Ryan. Tumangu na lang ako. Naiwan ako mag-isa. Sa gilid ng pool, pinagmasdan ko pa ang tubig sa aking harapan. Buti pa yung tubig, walang problema. Abala ako sa aking pag-iisip na may magsalita sa aking likuran. Why are you alone, Elisa? There are many boys here. Why don't you invite them and have a drink with them? Turo niya sa nagkukumpul ang mga lalaki sa kabilang banda ng pool. Tumaas ka agad ang kilay ko sa sinabi niya. May dala-dala itong wine. Naka-black two-piece na rin ito. Handa na magbabad sa tubig. Why would I have a drink with them? Hindi ko sila kilala. At isa pa may kasama ako. Ryan is with me. Ganti ko pang pagtataray sa kanya. Kung noon hindi ko to sinasagot-sagot, ngayon kaya ko na siyang sagot-sagutin. Pareho lang kami ng inaapakan. Tauhan lang din naman siya ng kanyang ama. Kung tutuusin, mas naman ako sa kanya. Isa lang siyang spoiled brat na hindi kayang buhayin ang sariling mag-isa. Umaasa pa rin sa daddy niya. Bakit tatahimik ka? Masyado ba ako maganda para titigan mo ako ng ganyan? Ang kapal niya. Pinasadahan ko siya mula ulo hanggang paa. Kasabay ang pagtanggal ko ng aking doble sa suot kong swimsuit na kulay blue. Parang si Marimar ang dating ko. I flipped my hair like a model in front of them. Dumulas sa katawan ko ang roba na suot ko. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Hindi niya siguro inaasahang tatanggalin ko ang roba ko. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Kasabay ang pagsagot ko sa tanong niya. Alam kong iba sa mga naroon ay nakatingin sa aming dalawa. Naging judges ang paligid sa pagbabatuhan naming dalawa ng mga salita. You're wrong. I have something else on my mind. I'm just wondering how you're going to live if you're not with your daddy. Pangaasar ko sa kanya. Tila naasar naman siya sa sinabi ko. Her forehead furrowed. Later, her reaction changed. Kung gusto niya makipag-away, siguraduhin niya lang na marami siyang dalang bala laban sa akin. Dahil bago man siya makabato sa akin ng salita, alam ko na ang buhay niya. Are you kidding? Maybe you mean, how can I live with the man you love? Pagmamayabang niya, tumaas muli ang aking kilay. See? Hindi ka nakapagsalita. Nasasaktan ka, di ba? Kawawa ka naman. Sorry ha, I'm the one he wants now and I'm also the one he's going to marry. Which means I am the one he loves in short. Pangalanda ka nito sa akin. Nagtitimpi lang ako pero gustong-gusto ko na siyang sabunutan. Nakaisip ako ng sasabihin ko. Humalokip-kip ako sa kanyang harapan. Yeah, you are the one he will marry but I am still the one he loves. In short, ilusyonada at panakipbutas ka. Pangaasar ko sa kanya. Tila nagtagumpay naman ako dahil pikon na ang kanyang pagmumukha. Sinasayang ko lang ang oras ko sa kanya. Gusto ko na lang umuwi at matulog kaysa makipagdebatehan sa babaeng to. Tinalikuran ko na ito. Pero hinablot niya ang braso ko. Nakuha namin ang atensyon na lahat. Napasulap ako sa paligid. I'm not done yet. You witch? Sasabihin ko pa sa'yo kung ano magiging buhay ko sa lalaking mahal mo. Simple lang. Katabi ko lang naman siya gabi-gabi. Magigising akong siya masisilayan ko at isa pa. Sabay kaming kakain. What? Is your heart burning with anger and jealousy? She said angrily. Sa totoo lang, nasaktan ako sa sinabi niya. Naisip ko pa lang na ganun nga mangyayari sa kanila ni Carlos, nalinigip na ang aking dibdib. Tumayo ako ng tuwid. Hindi ko pinahalatang nasasaktan ako sa sinabi niya dahil ang totoo sobrang sakit na. Kahit pa nasasaktan ako sa sinabi niya, pinilit kong maging matuwid at pinilit kong ayusin ang sarili. Tumawa ako na may halong pangaasar. Bakit galit na galit ka? Umpis ako. You are angry because ako pa rin ang mahal niya. Kahit anong gawin mo, maikasal man kayong dalawa, hindi mo mayaalis sa isip ni Carlos ang pagmumukha ko tuwing magkakatabi kayong dalawa. That's all. I don't want to ruin your day. Soon to be bride? Kaya kung pwede, maawa ka sa sarili mo. You must be having fun now, but why are you wasting your time with me? Maiwan na kita. Tinalikuran ko na kaagad ito, pero muli na naman niya akong hinila gamit ang braso ko. Ikinabigla ko pa ang pagtulak na sa akin sa pool. Yan ang bagay sa'yo. Serves you right. Ang huli kong narinig mula sa kanya, nang tuluyan akong lamunin ng tubig. Sa isang banda,
Nang lingunin ni Carlos kung sinong tinatawanan ni Jackie sa pool, nakita niya si Elisa na hirap na dahil sa nanulunod na ito. Pinagtatawanan pa ni Jackie. Damn! Agad niyang tinanggalang pang itaas niyang suot at agad na nag-dive sa pool para iligtas si Elisa. Ilang segundo pa bago niya marating ang kinaroroonan ni Elisa. Agad siyang pumailalim sa ilalim ng tubig dahil sana sa ilalim sa Elisa. Sa wakas, nahila niya ito at tinala sa gilid ng pool. Kinakabahang binuhat niya ito para dalhin sa gilid ng pool. No doubt he did CPR, kasabay ang pagbayo ng kanyang kamay sa ibabaw ng dibdib nito. Ilang segundo niya itong ginagawa pero hindi pa rin nagigising si Elisa. Elisa, gumising ka! Damn it! Natataranta niya ulit na inilapit ang kanyang labi dito para gawin ang dapat na gawin. Nakatingin lang ang lahat sa ginagawa niya. Ilang segundo, naramdaman niya ang paggalaw ng kamay nito, kasunod ang pagbangon nito at pag-ubo. Oh damn! He cursed. At the same time, he hugged Elisa. Nagtama ang kanilang paningin. I'm sorry, Elisa. Agad naman na lumapit sa kanila si Jackie. Pero hindi ito pinansin ni Carlos. Nalatiling nakatuon ang paningin niya kay Elisa. Walang salita na binitawan si Carlos kay Jackie at agad niyang binuhat si Elisa. Napatitig lang si Elisa sa dibdib ni Carlos habang buhat-buhat siya nito. Carlos! Tanging sambit ni Elisa. Don't talk! Agad nasaway niya. Buhat pa rin siya nito na parang bagong kasal. Napakagatlabi naman kaagad siya. Nailigtas na naman siya ni Carlos. Palagi na lang siya na ililigtas nito kapag pool ang pinag-uusapan. Nakasalubong pa nila si Mrs. Sylvia ng paakit sila sa hagdanan ng mansyon. Carlos took her to his room. He also closed the door immediately. Dahan-dahan siya nitong ibinaba. Naglakbay pa ang paningin nito sa kabuuan niya. Ngayon, niya lang na-realize na nakatupis nga pala siya. Magpapasalamat sana siya pero hindi siya binigyan ito ng pagkakataon na makapagsalita. Naglakad ito palapit sa closet at naglabas ang tuwalya. Inihagis iyon sa kanya. Nasalo naman niya iyon. Salamat. Tanging sambit niya. Umupo ito sa kama at pinagbasan siya. Use the bathroom and change. Malamig na utos ito sa kanya. Carlos, salamat ulit. Pero hindi mo na ako dapat na dinala pa dito. Baka ko na pang sabihin ng mga tao sa baba. At saka, si Jackie. Sambit niya. His eyebrows met. Si Jackie pa rin ang iniisip mo? As you drown in the pool, she just laugh at you. Elisa, tell me, aren't you jealous or even hurt by what you found out? Talaga bang hindi mo na ako mahal? Nagsusumamong tanong nito sa akin. Naparunok ako dahil habang nagsasalita siya, naging malikot naman ang kanyang mga mata. Alam kong pinapasadahan niya ang bawat sulok ng aking katawan. Elisa, just tell me, I am not going to marry Jackie. I will. Next, he says. His eyes pleaded with me. His lips parted. Gusto ba niya natututol ako sa kanilang kasal? Gusto ba niya sabihin ko sa kanyang wag nang ituloy ang kasal? Pero hindi ko magagawa yun. Kung talagang mahal niya ako, kung saan siyang tatanggi sa kasal? Hindi na kailangan sabihin ko pa sa kanya. Silence means no, am I right? Tila nawala ng buhay ang kanyang boses. Gusto ko, Carlos. Pero hindi ko magawang sabihin sa kanya na hindi pa kasalan si Jackie. Carlos, tanging lumabas sa bibig ko. Hindi ko masabi sa kanya na nagsiselos ako, na nasasaktan ako, na ayokong matuloy ang kanilang kasal. There's nothing more I can do. You really love Ryan. Nalulungkot na sabi niya. Nagbiis ka na. I don't want you see exposing your body to others. I want it only for me, even though I know Ryan saw that too, he said. Muli ako napalunok sa sinabi niya. Ikaw lang ang nakakakita nito. Gusto kong sabihin pero hindi ko na sinabi. Sinunod kong gusto niya. Pumasok na ako sa banyo para makapagpalit. Ibinigay niya sa akin ang damit. Siguro bumaba pa to para kumuha ng masusuot ko. Carlos, POV. 1 week later. So, kailan ang kasal? Nangungunang tanong ni Dad. Si Mom naman alam kong tutulsa sa desisyon ko na magpakasal kay Jackie. Kaya nagunwaring magbabanyo. Ang alam ko, gusto niya lang umiwas. Gusto niyang umiwas sa usapan about sa kasal namin ni Jackie. Hindi ko gusto. Ang gusto ko sabihin ni Elisa na hindi ako magpapakasal kay Jackie. But what I wanted to hear from her ay hindi niya sinabi. Does he really love Ryan? My mind was interrupted in the middle of the dining table when Jackie wrapped her arm around mine. Hey babe, kailan ba talaga ang kasal? You haven't decided yet? I just stared at her. Wala sa sarili habang nakatingin kay Jackie. Kumurap-kurap ako. Hindi ko nakikita ang sarili ko na si Jackie ang kasama. Gusto ko si Elisa. Gusto ko siya lang ang kasama kung kasama na magiging anak namin. But everything is just a dream. Meron ang ibang nagpapasaya sa kanya. Excuse me?
In the middle of the dinner, I removed Jackie's hands from my arm. Nagpaalam ako magbabanyo. Lahat sila'y napatingin sa akin. Dahil wala ng pag-asa pang bumalik sa akin sa Elisa. She is happy with Ryan. Why should I bother her? Kung ang kakasaya niya ay ang pagbigyan siya sa kagustuhan niya. Nalayoan ko na siya. Ibibigay ko sa kanya. So because I wanted to forget her, I decided to give in to Dad's wishes. To marry Jackie even against my will. I'm going to marry Jackie. I was about to enter the bathroom and I heard a voice before entering the bathroom. I heard Mom arguing. Ano ka ba, Elise? Kailan mo ba sasabihin kay Carlos ang lahat? My son is getting married. You know I don't want Jackie. Ikaw ang gusto ko para kay Carlos. Tell Carlos everything. He is getting married to Jackie but he still doesn't know that he already has two children with you. My eyes widened at what I heard from the outside of the bathroom. Nakaawang ang pinto nito. I kept listening to what Mom was saying. On the other line, I am sure it's Elisa. What are you up to? Will you just let my son marry someone else? Even if he still loves you? I'm sure Carlos still loves you. I'm sure there is a reason why Carlos agreed to marry Jackie. Bago pa muli ang lahat, sabihin mo na kay Carlos sa anak niya si Cameron. Doon ko naisipang kumprontahin si Mom. How did it happen? She knew everything but she did not even tell me. Who is my second child? Is it Cameron? Naikuyom ko ang aking kamao. Sa lahat ng oras na makita ko si Cameron, akala ko anak siya ni Ryan. Pero hindi ko alam na anak ko pala si Cameron. Damn! Napalingon sa kinaroroonan ko si Mom. Carlos, kanina ka pa ba dyan? Gulat na bulalas nito. Pumasok na ako ng tuluyan sa banyo. Agad niya namang tinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Wala na silang itatago pa. Narinig ko ng lahat. At sapat nang narinig ko para bawiin ang babaeng mahal ko. She still love me. Why are you so shocked, Mom? You did not even tell me. You lied to me, Mom. How could my own mother lie to me? You've been fooling me for a long time. Inis na inis kong sabi sa mom ko na nagsinungaling sa akin. Nakipagkampihan pa siya kay Elisa. Pinaboran niya pa ang babaeng yun na nagsinungaling sa akin. Matagal mo na bang alam, Mom? I almost wanted to scream in front of Mom but I calmed myself down. Kung hindi ko pa narinig ang lahat, sigurado tuloy na ang kasal namin ni Jackie. Ngayong alam ko na magdalawang anak na ako kay Elisa, hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataong to. This time, I will fight for the woman I love. Yes, nagbuntong hininga ito. Mas gusto kong ilihim na lang ang Elisa sa iyo na may anak pa kayong pangalawa. Carlos, hindi mo ba alam kung ano nangyari sa kanila nang gabing umalis sila ni Chris sa bahay mo? Dahil wala kang pakialam sa mag-ina mo, Carlos. I did not raise you to be like this. Tanahayaan ang mag-ina na umalis ng ganong oras ng gabi? Munti ka na sila mapahamak. Sa Elisa, munti ka nang gahasain sa gabing yun. Pero wala kang kaalam-alam. I was stunned by what Mom said. I do not know. What kind of father and a man am I? Lahat na nangyari sa mag-ina ko, hindi ko alam. Ngayon kung may oras ka pa, at kung mahal mo pala si Elisa, it's your time para suyuin siya. Tapik nito sa aking balikat. Yes, I still love Elisa. I'm ready to take them back again. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinalikuran ko si Mom at bumalik sa dining. Para kausapin sila ang hindi na matutuloy ang kasal. I will fight my love for Elisa. Nakatingin na naman sila sa akin. Gusto kong malaman nila na hindi na matutuloy ang kasal. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sasabihin ko sa kanilang hindi matutuloy ang kasal. May pakakasalan man ako, walang iba kundi ang babaeng mahal na mahal ko. Si Elisa! Babe, umupo ka! Ano ka ba? Yaya ni Jackie. I am not going to marry you, Jackie. Matuwid na sabi ko. Nagmamadali na ako. Gusto ko masilayan ngayong araw ang mag-iina ko. Nagkaanak ako ng isa pa na hindi ko nalalaman? What the? I am not going to marry a woman I don't love. Muling isabi ko sa kanilang tatlo. Kumulot ka agad ang noon ni Jackie. What? You said you would marry me because you love me. Why are you saying that now, Carl? Gulong-gulong talong ni Jackie. Sinabi ko ngayon pero wala sa isip ko habang sinasabi ko yun. Sa ilisang nasa isip ko ng mga oras na yun. Lalong-lalo nang hindi ko iiwan ang babaeng dalawang beses ko nang napunlaan. I added. I ignored Jackie's questions. At least I told them everything. Napaawang ang bibig ni Dad. Nanlaki ang mata ni Jackie. At ang dad nito hindi nakapagsalita. Bago pa man sila makapagsalita, nagmadali na akong tumalikod para hanapin si Elisa at ang dalawang anak kong matagal ko nang hindi nakasama. Nakasalubong ko si Mom. Kumindat pa ito sa akin. Nalagpasan ko ito at hindi pa man ako nakakalayo. Nilingon kong mali si Mom. Sumigaw pa ako rito. Saan ko makikita ngayon sa Elisa, Mom? Sigaw ko. Mom smiled for a moment before she answered. It is Cameron's birthday today. The party was held at the 5-star hotel, so hurry up. This is the best birthday ever for Cameron. Mom even winked at me.
Elisa's POV. Masayang masaya si Cameron habang pinagmamasdan na nakikipaglaro sa ibang mga batang bisita sa birthday party. Kanina sinabi ko na sa kanya na hindi talaga daddy si Ryan, kundi tito niya lamang ito. Umiyak pa nga to dahil mabilis nang nakamove on si Cameron. Agad na rin naman itong tumahan. Masaya naman na siya nakikipaglaro sa mga kalaro niya. Nandito na rin si Annika at ang mama niya. Nandito rin si Jenalee. Sekreto nga lang siyang pumunta dito. Sekreto ko siyang tinawagan na hindi nilalaman sa mansyon kahit ni Nana Isabel. Tanging si Ma'am Sylvia lang ang nakakaalam. Nakausap ko pa si Mama kanina pero bigla niya na lang akong pinatay ng tawag. Ano kaya nangyari dun? Natanaw ko si Ryan sa malayo papasok sa venue. May kasamang magandang babae. Nang makalapit ngayon ko lang nakilala si Fatima. May kasamang batang babae na kasing tanda ni Cameron. Kulot ang buhok nito na may kulay ang buhok at sobrang puti rin ang batang kasama ni Fatima. Habang karga ito ni Ryan. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti sa sobrang cute ng batang buhat ni Ryan. Si Fatima naman may dalang gift. Ngayon ko na lang ulit siya nakita simula nang nangyari sa kanya. Kanino kayang batang kasama ni Ryan? Hi Elise! She's smiling, greeting to me. She looks fine now unlike the last time I saw her. Dinantihan ko ito ng ngiti. Kamusta ka na, Fatty? Nauna na ako magtanong sa kanya. I'm good as always. Anyway, this is my daughter, Fiona. Kinuha niya mula kay Ryan ang batang babae na napakaganda. Kaya pala may hawag ito kay Fatima. Anak niya pala. Say hi to Tita Elisa, baby. Utos niya sa anak niyang napakaganda. Binati naman ako nito. Kahit sa pangiting nito'y nakuha niya kay Fatty. Paano nangyari? Ang pagkakaalam ko kasi nakulan siya nung nagbubuntis din ako kay Cameron. Iniisip mo ba kung paano nangyaring may anak na rin ako? She asked me with a smile. She was not mistaken. That's what I had in mind. Ngumiti ako ng pilit. Nakunan ako, pero we found out that there were twins in my stomach. Nalaglag ang isa at ang isa'y malakas ang kapit. Nalaman din namin yun kapagkatapos nilang ma-ultrasound. Kaya sobrang sayo ko at may natira pa sa akin. Nasa tabi ko pa sila mommy ng mga oras na yun. Kwento ni Fatima. Ang galing din naman. Tama na nga ang kwentuhan. Come on, let's go to the kids. Yaya ni Ryan. Teka, nasan si birthday boy? Tanong ni Fatima habang naglalakad kami palapit sa mga bata. Itinuro ko si Cameron. He is so handsome. He inherited from his daddy. Komento ni Fatty. Naalala ko na naman si Carlos. Ikakasal na nga pala siya. Na makalapit sa kinaroroonan ng mga bata, inihanda na ang cake na ibablow ni Cameron. Naunang bumati sa kanya ang kuya nitong si Chris. Happy birthday, bunso! Bati ni Chris. Kumunot naman kaagad ang noon ni Chris. What is bunso? Nalilitong tanong niya sa kuya niya. My younger brother! Sagot naman agad ni Chris sa kapatid niya. Kasunod naman ang ibang mga batang bumati rin kay Cameron. Blow your candle on your cake, Cameron! Utos ko sa kanya, pero nanatili lang siya nakatingin sa anak ni Fatty. Napatingin na rin kami sa dalawang bata. Nakataas ang kilay ni Fiona. Ganon din si Chris. Oh no, mukhang hindi magkakasundo ang dalawa. Why are you the only one who did not greet me? Who are you? Supladong tanong niya sa anak ni Fatty na si Fiona. Hindi kasi siya nito binati. Why do I have to greet you? I don't even know you. Who are you? Matari namang tanong ni Fiona sa anak ko. Yumuko si Fatty para kausapin si Fiona. Baby, he is your Aunt Elisa's son. He is Cameron. Greet him happy birthday. Utos si Fatty dito. No! Fiona even folded in front of my son. Gumuhit ang ngiti sa aking labi. Mga batang to, bakit napakatari at suplado? No, no, halikan kita dyan eh. Pili yung sabi ng anak ko. Slang na Tagalog na pagkakasabi nito. Naku, saan naman niya nakuhang katagang yun? Napatingin agad ako kay Ryan. Tumawa lang si Ryan. Alam ko na kung sino na naman nagturo nun sa anak ko. Si Ryan na naman na may pakana nito. Bigla na lang umiyak si Fiona dahil sa sinabi ng anak ko. Niyakap naman to ni Fatty. You're crying right away. We haven't been kissed yet. What if I kiss you? Pili yung muli na sabi ni Cameron. Cameron! Saway ko sa anak ko. Sinamaan ko rin ang tingin si Ryan dahil tawa na lang ito ng tawa. Kung ano-ano kasing tinuturo kay Cameron. You bad! I hate you! You bad! Mommy is bad! I don't like him! Sumbong nito kay Fatima. Inilayo muna ni Fatty si Fiona para tumigil to sa pag-iyak. Umupo naman ako para mapantayin ang anak ko. Pinagsabihan ko ito. Ginusuan lang ako kasabay ng pagtaas ng kilay nito. Ganoon din si Chris. Sinabihan din niyang kapatid. Nang maghilom ang paligid, tila naging maayos na. Muli inutusan ko mag-wish muna si Cameron bago niya i-blow ang candle ng cake niya. Bago ito inipan.
Pumikit muna ito at mukhang malalim ang kanyang wish. Na magmulat ay agad na hinipan nito ang candle. Nagpalakpaka naman na nasa paligid. Happy birthday! What is your wish, baby? Tanong ko. I wish, I hope, I don't look like my daddy, he said. Nagtawa na naman ang lahat sa wish ni Cameron. Napalingon ako sa babaeng staff na lumapit sa akin. Hinihingal ang lumapit sa akin. Ma'am, may gusto po kasing pumasok. Ayaw pong papigil. Hinahanapan ko po ng invitation card pero wala naman po siya may pakita. Wala rin po siya sa guest list. Sumbong sa akin ang staff sa hotel kung saan ginanap ang birthday party ni Cameron. Ha? Ano bang pangalan? Tanong ko. Wala naman ako ibang expected na bisita. Siya daw po ang ama na nagbabirthday ngayon, sabi niya. Nalaki ang mga mata ko. Si Carlos? Andito siya? Teka, siya ang ama na nagbabirthday party. Ibig sabihin, alam niya na? Magsasalita pa lang sana ako pero may nagwawala na sa aking harapan. Hawak-hawak na mga guard na nakabantay sa party. Pagtingin ko, si Carlos. Hawak-hawak ng dalawang guard. Binitawan naman siya ng mga ito na mapansing na tigil ang pamimilit ni Carlos. Nagkasalubong ang tingin naming dalawa. Kasunod ang pagsulip niya kay Cameron. He walked closer to me. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib sa mga oras na to. Tila ba para akong tuod na hindi nakagalaw dahil sa uri ng tingin na binibigay ni Carlos sa akin. Why didn't you tell me? Panimula niya. Ito na nga. Ako yung daddy pero ako yung wala. I am Cameron's father, aren't I? He looked at me as if he wanted to answer right away. Napatingin ako sa paligid. Lahat sila'y nakatingin sa aming dalawa. Sinulyapan ko si Cameron. Nakatingin din siya sa amin. Napalunok ako. Ito na yung tamang panahon para sabihin ko sa kanya. Sasagot pa lang ako pero hindi niya na ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. You don't have to answer my question because I've had feelings to Cameron since the beginning. But I removed that because I thought it was true that he was Ryan's son. Ang tanga ko lang at naniwala ako sa isip ko. Umiling-iling pa ito. Carlos, sabit ko pero pinigilan niya ulit ako. Ayaw niya akong pagsalitain. Huwag kang magsalita. Gusto ko ako lang yung magsasalita. I want to say now how I really feel. To everyone here, I want them to know how much I love you. He looked around. My lips parted. Lahat naman tila naging estatwa dahil sa scene namin na to. Go, Dad! Narinig kong sigaw ni Chris. I can only say that I wish I did not look like my dad, but the fairy did not listen to my request. Narinig ko namang sabi ni Cameron. Bahagya ako natawa dahil ang wish niya ayaw niya maging kapukaan dad niya. Pero ngayon alam na niya kung sinong dad niya, napasambit ito. Bigla siyang bumulong sa kuya Chris niya. Kuya, I changed my mind. I wish I look like my dad because he's like superhero. He fought mom. Bahagya ulit ako natawa dahil dinagdagan pa ng lalaking nasa aking harapan. Abot-abot ang kaba sa aking dibdib. Carlos came a little closer. I would not marry the woman I don't love because you're still the one I love, Elisa. I tried to turn the love I feel for you to the others but every time I do that, hindi ko maisip ang sarili kong katabi ibang babae sa kama. Lalo-lalo na hindi ako papayag na mawala ang babaeng dalawang beses ko nang nataniman ng punla. Medyo natawa ako sa sinabi niya. Pero hindi ko yun pinahalata. It is not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last forever. Bigla na lang nagplay ang song. Kusang tumulong luha ko sa kantang narinig ko. Tila nag-flashback lahat na nasa isipan ko. Nag-flashback ang nangyari sa amin noon ni Carlos. It's not easy letting go. Not when hearts are saying no. Can we talk it out? Cause it's not easy letting go. Harangan man ako ng planeta palapit sa'yo, I still won't give up, Elisa. Muli ay sabi niya. Pero nasan ko ang luhang kumawala sa aking mga mata. Sa kabila pala ng mapait na kahapon, may kapalit pala itong saya. Only now have I seen Carlos lower his pride. Give me one more chance to prove that I can change that. I really love you, she says pleadingly, just like he said at the party. Sandali siyang natahimik. I love you so much, and when you say you don't love me anymore, I'm ready to set you free from Ryan. Do you still love me? He asked seriously. I couldn't answer. My tears were flowing. Do you still love me? Ulit niya. Hindi pa rin ako nakasagot. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Yumuko ito at tumalikod na sa akin. If he makes you happy, even if it hurts, I am ready to set you free. Now, I'm setting you free. Agad tumalikod na ito sa akin. Inayos ko ang sarili, pero nasan ko ang luha sa aking bisngi. Sa ngayon, di ko na siya papayagang umalis. Tama na ang pagtitiis ko, dahil hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin siya. Malayo-layo na rin siya sa akin. Hindi ko na itataas pang pride ko dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Carlos, tawag ko. My voice cracked na parang nanghihina.
Sapat na rin para marinig niya dahil napalingon naman kaagad ito sa akin. Umiti ako. Carlos, I still love you. Yes, I still love you. Ikaw at ikaw pa rin. Bumuhos muli ang aking luha. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Anong sabi mo? Sabi ba niya? I still love you. Malakas na sigaw ko. I can't hear you. Sigaw din niya. Napatingin ako sa paligid. Nakakahiya na. Naghihiyawan silang lahat at nagpapalakpakan. Sana all! Dinig ko namang sigaw ni Annika at Jenali. Sinulyapan ko naman si Ryan at Fatima. Nakangiti naman ang dalawa. Si Cameron at Chris naman ay nakangiti rin. Sinamaan ko ng tingin si Carlos. Babawiin ko na ang sinabi ko. Kunwari ko. Nagmadali na itong lumapit sa akin. Ikinagulat ko pa ang pagbuhat niya sa akin. I love you. I love you, Elisa. Muli ay bulong niya. Balak niyang hahagan ako pero may humarang at pilit na tinatanggal ang kamay ni Carlos sa aking bewang. Pagbaba ko ng tingin, si Cameron palang lumapit sa amin. Marry my mom first before you kiss her. Supleto pang sabi ni Cameron sa lad niya. Nagtawanan kaming lahat. Yes, of course, baby. I will marry your mommy. Pero pwede bang humirit kahit isang beses lang? I miss your mommy very much. Hirit ni Carlos sa anak naming suplado na mana sa kanya. No! Humalaki pipito sa aming harapan. Kaya naman binitawan ako ni Carlos at binuhat niya si Cameron. Wala ako ibang narinig kundi ang palakpakan ng mga bisita at ang pagsigaw nila ng ayi. Naging double celebration ang araw na to para sa amin dahil nakilala na ni Cameron na kung sino ang dad niya. At masayang-masaya ako dahil sa biglang pagpapropose sa akin ang kasal ni Carlos. Nagulat ako nang bigla na lang siyang lumuhod sa aking harapan. Elisa, will you be my wife? I promise to love you until the day after life. And I promise you that you will never be hurt again, my Elisa. Lahat ng tao sa harapan namin ay nagpalakpakan. At sobrang senila para sa amin ni Carlos. Lalong-lalo na sina Annika at Jenali. Sa sobrang kilig pa nga ni Jenali, nasabunutan niya si Annika. Kilig na kilig ito. Hindi nagtagal, nawala niya yung may hawak-hawak siyang buhok. Pagharap niya sa pwesto ni Annika, nakita niya ang sobrang gulo ng buhok nito. Oops, sorry, nadala lang ako. Tanging sambit niya kay Annika na agad sinamaan siya ng tingin nito. Sa kabilang banda, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, tiranggap ko na ang pagpapropose sa akin ni Carlos. Yes, Carlos, I will marry you. May luhang namumuo sa aking mga mata, hindi dahil nasasaktan ako, kundi dahil sa sayang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako makapaniwalang darating ang oras na gagawin sa akin to ni Carlos. Hindi nagtagal, tapos na ang celebration ni Cameron. Nagsiuwian na rin ang mga bisita. Masaya naming natapos ang kaarawan ni Cameron. Abala kami sa nalalapit na pag-aasikaso ng akasal na namin ni Carlos. Hindi na nga ito umuwi sa kondo niya. Sumama na rin sa amin pa uwi sa bahay. Hindi raw siya uuwi dito nang hindi ako kasama. Napakakulit. Gusto niyang lumipat na ulit kami sa penthouse niya. Habang nagmamaneho siya, katabi niya si Cameron. Kapag magkatabi ang dalawa, asahan mo nang ang sama ng tinginan ng dalawa. Why do you look at me like that? Tanong ni Carlos sa bunsong anak niya. Kagagaling lang kasi namin sa bahay at papunta kami ngayon sa mansyon. Every time I look at you, I see myself. I hate it. Supladong sagot ni Cameron. Tumawa lang si Chris sa likuran. Maging ako'y natatawa dahil sa sinabi ni Cameron. Kapag sila dalawa mag-ama magkaharap at magkausap, aasahan ko na ang bangayan nilang dalawa. Blame your mom. Kung hindi ka ba naman niya pinaglihi sa akin, hindi ka sana nagagalit ng ganyan. Pasalamat ka nga't napakagwapo ng dad mo para maging kamukha mo ko. Biro pa ni Carlos sa anak niya. Tumaas ang kilay ni Cameron. Napakayabang mo, dad. Literal. Nagkatawanan kaming tatlo. I am just telling the truth. Carlos crumbled to his son. Ang anak naman naming sumpungin ay nag-cross kaagad ang mga kilay nito. Ayaw na ayaw talaga na kamukha niyang dad niya. Gusto niya raw ang na maging kamukha ay ako. Cameron moved in his seat, moved to another place. He stepped across behind me. He pushed me in the middle. I am now in the middle. Huwag mong hahagkan si mommy hanggat di pa kayo nagpapakasal. Ako makakalaban mo, Carlos Tan. Parang malaking taong sabi nito sa dad niya. Nabigla rin ako kung bakit at papano nalaman ni Cameron ang complete name ng dad niya. How did you know that? Carlos asked his son in astonishment. Grandma, she told me. Ah, kaya pala nalaman niya ang buong pangalan ng dad niya dahil kay Mama Sylvia. Nagbabangay na ang dalawa na parang aso't pusa. Si Chris naman nasa likuran, abala sa paglalaro ng mga online games. Nakasaksak pa ang headset sa tenga nito. Pagkatapos ng mahabang biyahe, narating din namin ang mansyon. Pagpasok pa lang namin, inarinig din namin ang hiyawan. Hindi namin expected na maraming tao sa mansyon. Anong meron?
Welcome to the family, Elisa. Salubong sa akin ni Mama Sylvia. Katabi nito sa Sir Wilson. Pareho silang nakangiti. May mga banner pa nga nahawak sa lamanan sa balat ang pamangkin nito na si Jenalee. Anong meron? Pagtataka ko. Dahil ba ikakasal na kami ni Carlos kaya tuwang-tuwa sila? Ma'am Elisa, congrats! Nag-thumbs up naman sa akin si Jenalee sabay kindat nito. Isa-isang humagka ng dalawang bata sa kanilang lola at lolo. Kaya nakahanap ng paraan si Carlos na hapitin ako sa bewang ko. Kapag kasi katabi namin si Cameron, bantay sarado siya kay Chris. Kaya hindi masyado nakakalapit sa akin. Dahil may sariling rules si Cameron. Lagi niyang sinasabi, pakasalan mo muna si Mom bago mo siya hagkan. Napailing na lang ako tuwing sinasabi yun ni Cameron. Hindi naman nakaangal si Carlos. Elisa, we have a surprise for you. Sigaw ni Mama Sylvia. Dahil medyo malayo-layo sila sa kinaroroonan namin ni Carlos. Carlos squeezed me even tighter around my waist. I stared at him as he pinched my side again. Ang hiling niya talagang mangurot sa bewang ko. Ano kayang surprise ang sinasabi nila? Bigla na lamang dumilim ang buong kinaroroonan namin sa mansyon. Ilang segundo'y binuksan na muling ang ilaw. Medyo nasilaw pa nga ako. Ganun na lang ang paglaki ng mata ko nang tumambad sa harapan ko, si Papa. Maayos ang suot nito at nakangiting nakatingin sa kinaroroonan ko. Papa? Tanging lumabas sa bibig ko. Hug your dad. I know you missed him so much. My tears finally flowed. Tumingala ako para tingnan si Carlos. Nakangitit at napanguso sa harapan. What are you waiting for? Go to your dad. He whispered to me. Lumabo ang aking paningin dahil sa luhang namuo sa aking mga mata. Hindi lang ako makapaniwala nandito si Papa. Nandito, sa mansyon. Samantalang dati kinasusuklaman siya ng mga tan. Muli, tiningala ko si Carlos. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba? Nagplano nitong lahat? Tuwang-tuwang tanong ko sa kanya. At the same time, napaluha ako sa harapan niya. Sunod-sunod ang pagtango niya. I love you, Elisa. And what's important to you is also important to me. From now on, I have forgotten everything. Lahat ng ginawa ng papa mo sa amin o sa akin, kinalimutan ko na. I want you to be happy, he said. Napakagat-labi ako. Sobrang saya ko. Sobrang saya. Dahil ang mahal-mahal ko'y nasa tabi ko. No matter what hardship and pain you have experienced, except to have happily in the end. Walang mapansin lang ang tuwa at saya ko sa mga oras na to. Tumingkad ako para hagkan si Carlos. Hinagkan ko na siya. Dampi lang yon dahil baka hindi na ako pakawalan ni Carlos kapag tinagalan ko. Hinapit na niya ako at agad nang humigpit at siya na nagpatuloy sa hagkan ko. Bumitaw din naman siya kaagad sa akin. Mamaya na lang. Bulong niya na may pilyo sa kanyang mga mata. Muli na pa akong paningin ko sa harapan. Kay Papa, unti-unti akong lumapit dito. Nung makalapit ay agad kong niyakap si Papa. Alam kong may mga tao pa rin na kahit anong sama noon natututo rin at nagbabago. Yun ang nakita ko sa Papa ko. Niyakap ko na mahigpit si Papa. Ramdam ko ang mga iyak niya sa gitna ng pagyayakapan namin. Patawarin mo akong muli anak. Patawad. Bulong niya na halos hindi ko na marinig dahil sa nangihina niyang boses. Tinapik ko ang kanyang balikat. Matagal ko na kayong napatawad, Papa. Alam ko naman po na magbabago rin kayo. At salamat at hindi mo niyo ako binigo. Iyak lang ako ng iyak habang yakap si Papa. Pareho lang kaming dalawa. Lumapit na rin si Chris at Cameron. Niyakap rin nila ang kanilang lolo. Pagkatapos sa madamdaming tagpo, kumain na rin kami. Sa dami ng inihandang pagkain, halos buong bahay na yata ang kakain. Sa araw na to, walang maid at walang boss. Ito rin yung pamilya tayong lahat dito. Paalala ni Mama Sylvia. Lahat kasi ng maid hindi naka-uniform. Lahat daw namang ito, day off sa araw na to. Pinaghandaan pala talaga nilang araw na to. Maraming salamat po, Mama Sylvia. At napatawa niyo na po si Papa. Lapit ko kay Mama. Pagkatapos namin kumain, nag-party-party naman sa living room. Why not? She is your father, Elisa. And whatever angle we feel for him, we are still willing to forgive the sincere person when asking for forgiveness. At wala naman ako nakikitang mali pa sa Papa mo. I know, nagbago na siya. And you will be another member of our family. So we should just give each other a chance. Sa sobrang tuwa ko, niyakap ko kagad si Mama. Siyang taong laging nandyan para sa akin. Huwag ka nang umiyak. Samahan mo na yung anak ko dun. Kanina pang pala yung sulyap sa'yo. Tinuro niya si Carlos na kausap si Joseph. Kararating lang nila Joseph. Miss na miss ka na ng anak ko. Palagi siya nakatingin sa'yo mula sa malayo. Talagang mahal na mahal ka niya. Muli, tiningnan ko si Carlos. Nakatingin nga siya sa amin sabay taas ng wine nito. Pinagmasdan ko lang ang paglapit ni Carlos sa amin. Ang laki ng ngiti nito na makalapit sa kinaroroonan ko.
Agad niya akong hinapit sa aking bewang. Meron akong ipapakita sa'yo. Bulong niya sa akin. Mom, pwede ko bang mahiram ang future wife ko? Paalam niya sa mom niya. Pinisil na naman niya ang kanyang bewang. Loko talaga. Tumawa lang si mama sa kalokohan ni Carlos. Halata kasi ito sa kalokohan na ginagawa sa akin. Sure anak, tirahan mo lang ng lakas si Elisa. Ikakasal pa kayo bukas. Biro ni mama. Bukas na ang kasal. Sobrang excited ng lahat. Lalo-lalo na ang dalawa naming binata. Habang naglalakad kami, panay ang harot ni Carlos sa likuran ko. Nakakahiya. Panay kasi haplos ito sa likod kong nakananta dahil sa suot ko. Bakit naman kasi ganyan ang suot mo? Malalamigan ang likod mo. Sabi niya nang palabas na kami sa mansyon. Buti na lang at di kami napapansin ang dalawang bata. Kapag nagkataon, haharangan siya ni Cameron at hindi siya papayagan itong isama ko palabas. Tinanggal niya ang kanyang jacket. Isinuot niya sa akin. Masyado malamig ang pupuntahan natin kaya ikaw na muna magsuot niyan. Sabi niya habang papasok kami sa kanyang kotse. Gabi na. Saan naman kami pupunta? Saan ba tayo pupunta? Bored na tanong ko. Bakit umalis pa kami e nandun nga lahat sa party? Gusto kitang masolo. Kanina ka pa kasing abala sa lahat. Hindi mo nga ako napapansin. Kapag sa bahay naman, panaybantay sa atin si Cameron. Reklamo niya. Natawa ako kasi para siyang bata. Nagtatampo pa. Kasalanan mo yan. Mana kasi sa iyong anak mo. Kaya ngayon ikaw ang nahihirapan. I pouted. Humarap lang siya sa akin. Napatitig sa labi ko. Ulitin mo nga. Utos niya. Ang alin? Pagtataka ko. Yung pagnguso mo. Sabi pa niya. Sabay kaming natawa. Dinala niya ako sa isang lugar na kami lang talagang dalawa. Sa tuktok ng burol. Napakadilim pa. Tanging liwanag lang na bituin ang tanging ilaw namin. Wala rin masyadong dumadaan na sasakyan. Inaalalayan niya ako lumabas sa kanyang kotse. Sumalubong kaagad sa akin ng mga kulisap at huni ng mga ito. Wala akong masabi kundi, wow! Mula sa kinaroroonan namin makikita ang ilaw sa ibaba. Sa itaas naman ay ang mga bituin. Dahan-dahan lang, bangin ang ibaba niyan. Sigaw sa akin ni Carlos. Oo, alam ko. Nilapitan niya ako at may binigay na isang can. Ano to? Tanong ko sa kanya. Hindi ko kasi ito masyado makita sa dilim. Nakabukas naman ang headlight ng kanyang sasakyan para magsilbing liwanag sa amin. Hindi niya man lang sinagot ang tanong ko. Binuksan niya lang ang can at binigay na muli sa akin. Tikman mo. Tinikman ko nga iyon. Ganun na lamang ang pagsama ng mukha ko dahil sa alak na nainom ko. Natawa pa siya. Did you like this place? As we both looked at the beautiful surroundings, niyakap ko ito sa kanyang tagiliran. Inaamoy ko pa ang kanyang buhok. Kumante din siya sa pagyakap sa akin. Nagulat pa nga ako nang buhati niya ako. He carried me to his car. He dropped me at the back of his car. Doon niya ako pinaupo. Umupo na rin siya doon. Dito na natin gagawin ang pangatlo. Pilyo pang sabi niya. I remain confused. Sabay ang pagtawa niya ng malakas. Tawang-tawa niya lang ang naririnig. Bakit takot na takot ka? Tawa niya. Isang mahinang sampal naman ang ginawa ko sa kanyang mukha. Mahina lang yun. Tumawa lang ang loko. Pagbalik niya ng tingin sa akin, hinapit niya ang bewang ko at nilapat sa kanyang tabi. Bakit ba masyado kang malayo? At the same time, he sniffed my neck. Carlos ha, hindi pa tayo kasal. Hintayin mo muna ang honeymoon. Saway ko sa kanya. Kung saan-saan na kasi lumalakbay ang kamay niya. Naglakbay ang kamay niya sa bulsa ng suot kong jacket. Kaya nga may naka-reserve na akong wedding ring. Dahil ngayon na yung honeymoon. Loko niya. Kitang-kita ko sa kanya ang pagngising niya. Loko talaga to. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa nilabas niyang singsing mula sa jacket na suot ko. Bakit hindi ko napansin yun? Ngumisi na naman ito. Hinawakan niya ang kamay ko. Inilapat ang singsing. Unti-unti niyang sinusuot sa akin ang singsing na hawak niya. Wife, are you ready to accompany me in sadness and joy and the pleasure I will bring? He said. Medyo natawa pa ako sa sinabi niya. Napakamot ako ng ulo. I'm waiting for your answer, future wife. Nakangiting sabi niya. Napakagatlabi ako kasabay ng pagiti ko. Ano, ngingitian mo lang ba ako? Parang naiinip na sabi niya pero natatawa. Tumango ako. Kahit alam kong kalokohan niya na naman to, sasabayin ko na lang kalokohan niya. Yes, sambit niya sa kawalan. Parang nanalo sa loto. He put the ring on me at the same time he kissed me on the lips. Nagkatinginan kaming dalawa. I could feel his every breath. He stared into my eyes. He looked down at my lips. Without a word, he grabbed my waiting lip. His hands were wrapped around my waist. Nagpaubaya ako sa ginawa niyang paghagan sa akin. Hindi ako makatanggi. Sino ba naman makakatanggi sa isang nilalang na ito? He stopped kissing me for a moment.
Inutusan niya rin akong isuot sa kanya isa pa na singsing. Ang laki ng ngiti ko habang sinusot ang singsing sa kanya. Carlos, masyado kang advance. Sabi ko pa sa kanya. Advance is better than late. Ang galing naman talagang sumagot ng lokong to. Dinampian niya pa ako ng haggan sa aking noo. I have the name under the ring. Your name is also on the ring I'm wearing. Sabi niya. Automatic akong napatingin sa singsing. Hindi ko lang makita dahil medyo madilim. From now on, I will treat you like a princess and the two are children. I will love them very much. Matagal ko silang hindi nakasama. Now, every second, minute and hour that I have with you is important to me. Kayo ang buhay ko. Dinampian niya rin ang haggan ng ilong ko. Carlos, tanging samit ko lang dahil hindi niya na ako pinagsasalita. I promise, you won't cry because of me. You will only cry for joy. I will make you smile every day. I will not only make you smile every day but all the time. Sunod-sunod na pangako niya. Araw-araw lang, sapat na, Carl. Sabi ko. He hugged me tightly. Seryoso akong bumitaw sa kanya. Paano kung isang araw, mawala ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko yun sa kanya. Kumunot ka agad ang noo niya. What do you mean? Don't say that. Kunot noong sabi niya sa akin. Kunwari lang. Nakangiti kong sabi sa kanya. No, even if it's just pretending, not good to me. If you're gone, I don't know if I'll be happy anymore. Tila nalulungkot na sabi niya. Kung mawawala ka man, make sure you will come back. I'm willing to wait for you even a few more years. Dugtong pa niya. Napangiti ako sa bayakap ko sa kanya. Wedding day. Carlos, POV. I feel so much nervousness and excitement today as I examine myself in the mirror. I cannot wait to see the woman I love so much. Dad, just relax. Masisilayan mo rin si Mom. Lapit sa akin ni Chris. Nakabihis na nito. Lumapit din sa akin si Mom. Sa wakas, ikakasal ng unikong iho ko. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa ni Elisa. Thank you, Mom. Para kung di mapakali sa kinauupuan ko. Lumapit na rin sa akin sila Joseph at Ryan. Sinuntok pa nila ang braso ko. Mahinang suntok bilang bati nila sa akin. Mga loko. Simula sa party, sinabi na rin sa akin ni Ryan ang lahat. Walang namamagitan sa kanila ni Elisa. Dahil kahit anong pilit niya raw na panliligaw kay Elisa, tanging ako lamang ang bukang bibig nito. Napangiti ako ng malalang katagang iyon mula kay Ryan. Relax, dude. Makakapag-honeymoon ka rin mamaya. Loko ni Joseph. Halika dito. Susuntokin na kita. Tumakbo naman kaagad ito palayo sa akin. Tawanan silang lahat samantalang ako. Sobrang kabang nararamdaman. Nakakabakla pa lang araw ng kasal. Naramdaman ko na lamang na may nagtapik sa aking balikat. It's Dad. Congratulations, son, he said. Thanks, Dad. Ngumiti rin ako dito. Naganda na ako para sa pagpunta sa church. Pagdating ay naroon ang lahat. Shit, bakit ganito na lang ang lakas ng kaba sa dibdib ko? Is it really like this when getting married? It is tensed. Congrats! Sigaw ng mga barkada ko nung high school. Nandito na rin pala ang mga to. Hindi ko rin akalain ang babaeng pakakasalan ko ngayon ay ang babaeng binubuli ko noon. Ang dami kong hirap na ibinigay sa kanya. Thank God and you still give me Elisa, even though she went through a lot of hardships with me. I am excited to see and hug her. She might be in front of me in a few hours. I wonder how beautiful she is today. Narinig ko pang sigaw ni Cameron mula sa harapan. Good luck, Dad! Sigaw ni Cameron sabay thumbs up nito. Kinindatan ko naman ito. Napangiti lang ako. Noon tinatanong ko kung sinong magulang ni Cameron dahil kakausapin ko. Akalain mong ako palang magulang niya? Ako ang dad niya. Ilang minuto pa kami naghintay pero hindi pa rin dumarating si Elisa. Lahat kami hinihintay ang pagdating ni Elisa. Sobrang lakas pa rin ang kabong ng dibdib ko habang hinihintay ko siya sa pagpasok sa altar. Nanlaki ang mga mata ko nang masilayan ko na si Elisa sa pagpasok ng simbahan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Napakaganda niya. Nakasuot siya ng mahabang gown. Para siyang diwata sa paningin ko. Ang papa niya ang kasama niya naghatid sa kanya papasok ng simbahan. At dahil wala ng mama ni Elisa, pumayag naman si Manang Sabel na siyang partner ng papa niya sa paglalakad niya sa simbahan. Nang makalapit sa Elisa kay Carlos, ay pasimpleng bumulong siya kay Elisa. You are so beautiful, Elisa. I can't wait na matapos ang kasal natin. Kaagad naman niyang sinamaan ang tingin si Elisa. Pilyo talaga tong si Carlos. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal na tapos na ang kasalan nila Carlos at Elisa. Sobrang sayang naramdaman ko dahil nasa isang dibdib ko na ang babaeng pinakamamahal ko. Wala na akong ibang hihilingan pa kundi ang makasama siya, pati na rin ang mga anak namin. Elisa's POV.
Gabi pa lang, bago ang kasal namin ni Carlos, sobrang excited na ako. Yung tipong hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Hanggang sa sumapit ang umaga ng araw ng kasal namin ni Carlos. Bago kami umalis sa bahay, sandali akong kinausap ni Papa. Anak, sobrang sayo ko dahil magpapakasal ka na. At hindi na ako mangangamba sa'yo dahil alam ko nasa mabuti ka ng kalagayan ngayon. Kasamang iyong asawa. Napakabait ng pamilya ni Carlos. Dahil sa kabila ng lahat na nagawa ko sa kanila, nagawa nila akong patawarin. At alam kong masayang-masayang mama mo ngayon. Hindi man natin siya kasama ngayon, alam kong pinapanood niya tayo ngayon. At masayang-masaya siya para sa'yo. Mahigpit kong hinapak si Papa dahil sa sinabi niya sa akin. Papa, kahit ano pa man na nagawa niyo dati, hindi magbabago ang pagtingin ko sa inyo. Alam kong darating ang araw na magbabago ka at hindi nga ako nagkamali. Mahal na mahal kita, Papa. Kayo ni Mama. Tinigilan ni Papa ang iyak ko dahil baka raw masira ang makeup ko. Bahagya naman ako napatawa sa sinabi niya. Hindi nagtagal umalis na kami ng bahay papuntang simbahan kung saan naghihintay sa akin si Carlos para sa pag-iisang dibdib namin. May kabang namumuo sa aking dibdib na makarating ako ng simbahan. Napabuntong hininga ako at nagsimulang bumukas ang pinto sa loob ng simbahan. Agad kong nasilayan si Carlos na nakatayo sa harap ng altar. Napakagwapo niya sa suot niya. Kahit sa simpleng suot niyang barong Tagalog at black pants, labas pa rin ang kanyang kagandahang lalaki. Habang palapit ako sa kanya, hindi nawawala ang ngiti ko sa aking mga labi. Hindi nagtagal nagsumpaan na kami sa harap ng altar. Ipinangako namin sa isa't isang magsasama kami sa hirap at ginhawa at mamahalin ng isa't isa. Hanggang sa natapos ang kasal namin ni Carlos. Habang paalis kami ng simbahan, hindi ko inaasahan ang paglapit sa akin ni Chucky. Elisa, I'm sorry for what I've done to you. Nagawa ko lang yun dahil sa pagtingin ko kay Carlos. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi kami para sa isa't isa. Dahil mas pinatunayan mong mas better ka na makasama si Carlos kaysa sa akin. I'm so happy for the both of you. Sana'y maging masaya kayo ni Carlos and congratulations. Kasabay niyo ang pagyakap niya sa akin. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa iyo, Jackie. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Maganda ka at alam ko makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa iyo. Binati rin niya si Carlos. At ikaw naman, Carlos. Mahalin mo si Elisa at huwag mo na siyang sasaktan. Huwag mong sayangin ang pagmamahal na binigay sa iyo ni Elisa. Okay, thank you Jackie, I promise, Carlos said. Habang palabas kami ng simbahan, nagulat ako sa ginawa ni Carlos sa papa ko. Totoo ba nakikita ko? Nag-bless siya sa papa ko at tinawag pa niya itong papa. Napakasaya ko dahil tanggap niya ang papa ko. Hindi nagtagal dumiretso na kami sa aming reception. Sa mansyon lang namin ginanap ang reception ng kasal namin. Ang grande ang naging handa. Lahat ng malalapit ng pamilya namin ay dumalo. Kagad naman akong sinalubong ni Mama Sylvia. Congrats, Elisa. Masayang-masaya ako para sa inyo ng anak ko. Hindi ko inaasahan ang inabot niya sa amin ni Carlos. Isa itong regalo sa amin ni Mama Sylvia at Daddy Wilson. Isang one-week vacation sa Los Angeles para doon daw kami magbakasyon at makapag-honeymoon. Bigla namang namula mga pisngi ko dahil sa sinabi ni Mama na doon kami mag-honeymoon. Medyo natawa pa siya habang sinasabi niya sa akin. Siya na daw ang bahala kina Kes at Cameron. Thank you, Mama. Niyakap ko siya na mahigpit. Hanggang sa natapos na ang aming pagsasalo-salo at unti-unting nag-uwian ng mga bisita. Hanggang sumapit ang gabi at dumiretso na rin kami ng anak namin ni Carlos sa penthouse niya. Daddy, pwede mo nang ikiss si Mommy pero konti lang? Nagulat kami sa lahat sa sinabi ni Cameron habang sakay kami ng sasakyan at sabay-sabay kaming nagtatawanan. Hindi talaga maikakailang hindi anak ni Carlos si Cameron dahil sa pagsasalita nito ay manang-mana siya sa Daddy Carlos niya. Nang makarating kami sa bahay, mabilis na nakatulog sina Chris at Cameron. Dahil na rin siguro sa pagod na maghapon na ginawa nila. Sa kabilang kwarto sila natulog, habang kami naman ni Carlos magkasama sa isang kwarto. Habang nasa loob kami ng kwarto, nagulat ako nang biglang magsalita sa likod ko. Hindi na ako magtataka na si Carlos yun, dahil kami lang naman magkasama sa loob ng kwarto. Babe, masaya akong kasal na tayo. Sobrang saya kong nakilala kita. Hindi ka nagsawa sa akin kahit pa masama ugaling pinakita ko sa'yo noon. Pero ngayon, babawi ako. Pupunan ko ng pagmamahal ang bawat sandaling magkasama tayo. Bawat oras, minuto, o segundo, ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko. Kaagad niya akong hinapit sa aking bewang palapit sa kanya. Napapikit ako nang hagan niya ako. Sabay ng pagyakap niya. I love you, Elisa. I love you too, Carlos. Tugon ko sa kanya. Hindi nagtagal, niyaya na niya ako matulog. Let's go to sleep, babe, dahil bukas maaga tayong aalis papuntang Los Angeles. Mag-ipon ka ng lakas dahil pagdating natin doon, wala tayong sasayangang oras para masundara si Cameron. Natatawa niyang sabi sa akin. Kagad ko siyang pinalo sa kanyang braso.
Pilyo ka talaga, Carlos. Sabay tawa ko sa kanya. Mabuti na lang at nagpaiwan si Cameron sa kanyang lolo at lola. At ganun din si Chris. Kinabukasan, inetid muna namin si Chris at Cameron sa kanilang lolo at lola. Be a good boy to your lolo and lola, Cameron. Saad ko sa kanya. Opo, Mommy. I will po. Sa isang banda. Na makarating na kami ni Carlos sa Los Angeles. Medyo napagod ako sa biyahe kaya nagpahinga muna kami bago kumain sa restaurant. Medyo malapit ng kinainan namin kaya madali kaming nakarating. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na rin kami sa aming hotel. Pagdating namin sa kwarto, naninibago ako dahil hindi ko kasama si Cameron at Chris sa tabi ko. Kaagad namang lumapit sa akin si Carlos. Babe, huwag mong masyadong alalahanin si Chris at Cameron. Safe naman sila kay Mommy. Sagot sa akin ni Carlos. Andito tayo para sa ating honeymoon. Minsan lang kita masolo. Saad mo rin ni Carlos. Tama siya. Hindi ko kailangan alalahanin ang mga anak namin. Talam ko nasa pangalaga siya ni Mommy Sylvia. Makalipas ang ilang sandali, naisipan kong maligo muna bago matulog para masarap sa pakiramdam sa pagtulog. Hindi ko inaasahang biglang papasok si Carlos sa loob ng banyo. Hindi na talaga siya nakapaghintay na makalabas ako. Babe, gusto na kitang maangkin. I can't wait. Kaagad niya akong hinapit palapit sa kanya. Hindi na ako nagpumiglas pa dahil kagustuhan ko rin naman. Hinagkan niya pa ako pababa sa aking katawan. Marain ako napapikit sa ginagawa niya. Hindi ko na malayang nabuhat niya na pala ako papunta sa aming kama. Siguradong magiging mainit ang gabi na ito para sa aming dalawa. Hindi ko rin napigilan ng aking sarili na mahiga niya ako sa kama. Kagad ko itong nilingke sa aking mga bisig at sabay na hinagkan. Nagulat pa si Carlos sa ginawa ko. Babe, I did not expect that, but I like it. Pilyo ang sabi niya sa akin. Muli niya akong hinagkan hanggang sa lumalim ng lumalim ang aming ginagawa. Pinabaya ko kay Carlos ang lahat sa gabing ito. Sa kanya ko lang ibibigay ang buong sarili ko. Hindi ko mapigilan ng kasiyahang ginagawa niya sa akin ngayon. Ang ginagawa niya ay parang wala ng bukas. Nakatatlong rounds pa siya hanggang sa marating namin ang rurok ng paroroonan. Kinaumagahan, una siyang nagising. Good morning, baby. Did you enjoy last night? Biro sa akin ni Carlos sa sinabayan niya pa ng pagtawa. Sinamaan ko naman ito ng tingin. Mabilis namin sinulit ang one-week vacation namin sa Los Angeles hanggang sa makauwi na kami ng Pilipinas. Masayang-masaya ako at muli noon na nakita sina Cameron at Chris. Masaya din kaming sinalubong ni Mama Sylvia. Kamusta ang bakasyon ninyong mag-asawa? Nabuo ba? Sulit ba? Natatawang biro ni Mama Sylvia. Okay naman po, Mama. Nakangiting sagot ko kay Mama Sylvia. 1 year later. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang si Chris at Cameron lang ang kasama namin. Pero ngayon, binayaan kami na isang napakagandang prinsesa. At pinangalanan namin tong Elsa. Napakaganda niyang bata. Nakuha na naman siya ng daddy niya ang lahat ng pagkakatulad. Sana sa akin man lang nakuha ang ugali niya. Napangiti ako sa aking sarili. Kamukhang kamukha niyang daddy niya, Carlos version na babae. Masayang masaya ako para sa aming pamilya dahil palagay ko, kompleto ng buhay namin. Dahil meron akong dalawang anak na lalaki na alam kong napalaki ko ng maayos. At syempre, ganun din ang gagawin namin ni Carlos sa bunso naming si Elsa. Hindi na ako matatakot sa anumang pagsubok na darating sa aming buhay dahil hindi na ako nag-iisa at kasama ko na ngayon si Carlos, ang lalaking pinakamamahal ko magpakailanman. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Elisa at Carlos. Mawala man ang istorya nila, sigurado po akong tumatak naman sa isipan niyo ang istorya nila. Dito natin napatunayan ang katibayan ng pagmamahalan ni Carlos at Elisa para sa pag-ibig na sinunod ang kanilang puso. At kahit maraming pagsubok ang hinarap nila, sila pa rin ang pinagtagpo ng tadhana. Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay sa aking story. Sana po'y huwag kayong magsawang sumabaybay sa mga susunod pa nating istoryang pag-ibig. Paki-like, share, subscribe po sa aking Muntin channel. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!